case of emergency. And then, alam nila, halimbawa, aksidenteng nainom nung isang farmer or hindi sinasadyang nainom niya, alam dapat ano yung first aid na dapat gawin ng isang farmer. Okay? So sa harvesting din, ito, nakalagay ulit ang personal hygiene. Doon sa isang area ba, meron ba siyang toilet? Meron ba silang mga washing facility na yung simpleng facility lang na pwedeng paghugasan ng mga worker bago sila kumain or any activity na pwedeng gawin nila sa isang production area. So dito sa medical and health, usually chine-check natin ito sa mga big companies, mga exporters. So chine-check natin yan kung meron silang medical check-up kasi alam naman natin na yung mga corporate na yan gumagamit talaga ng maraming pesticide. So ang pesticide pag na-absorb ng katawan ng isang tao, pupunta sa fats niyan. So chine-check namin yung cholinesterase test. Halimbawa sa isang, halimbawa sa southern fruits na exporter natin, chine-check natin yan kung may mga kinakandak ba nila, nagpapadoktor ba sila, nagpapacheck ba sila ng kanilang mga dugo at other na dapat importanteng ma-check sa isang worker. Okay? So ganun din, review of practices at least once a year. So yun, tinitingnan mo din, tinitingnan din natin yan. So yun po, ibig sabihin itong slide na pinapakita ko, ito yung standard requirement or elements na nasa PNS. So nakita natin yung libro kanina, ito yung mga chine-check natin. From site history to food safety and quality plan. So nandyan lahat. A review of practices using chemicals for plant protection. So nakita nyo dito na naka-matrix siya sa apat na module. So ibig sabihin yung may X dyan, when we say chemical for plant protection, halos lahat ng module nandyan, chine-check natin. Okay? So either environmental, workers' health, produce quality, and food safety, nandyan lahat yan. Okay? Ito po yung ibig sabihin yan. So ibig sabihin sa certification, chi-check natin yan, ibabato natin itong mga elements ito against the four gap modules. So yun po ibig sabihin nito. So ito yung mga specific requirement based dun sa PNS ng Mango, yung 45 series of 2009. So yung pinakita ko kanina is BAPS ng fruit, PNS ng fruit and vegetable. Okay? So ito yung specific na tinitingnan natin. So as I'm explaining kanina, yung pinaka-Bible natin or generic PNS natin for fruits is yung isa. Pero ito specific sa mango. So ito yung mga ibang kakaibang dapat i-check, chine-check ng certification. So, unang-una, area should not be higher than 600 meters ASL. Anong ibig sabihin ng ASL? Above sea level. Diba? So, yun po. Nakita na ba natin, may nakita na ba tayong tumutubong mangga dun sa tuktok ng bundok? So, parang wala naman. Diba? So, naaayos natin to. Tama yung nakalagay dyan na above. Okay? Sea level. Not more than 600 meters. Okay? And then dito, approved and registered Carabao mango strains by NSEC. So ang NSEC, ito yung National Seed Industry Council ng Bureau of Plant Industry. So sila yung nag-check ng strains ng or nag-approve ng variety na yung Carabao mango. And then grafted planting material should be 1 year old. Okay, hindi po pwedeng yung kagagraft lang. So dapat 1 year old na yon. Okay? So dito kanina nabanggit natin yung storage mo dapat ay tinitingnan natin yung temperature. So packed produce is stored in a cold room. So ito yung temperature between 12 degrees Celsius to 14. And then ang relative humidity niya is 85 to 95%. Okay, yun po yung condition niya dapat. And then dito nabanggit ko kanina only FPA registered pesticide for the crop should be used. So, considering yung MRL po natin or yung maximum residue limit. So, ang FPA or the Fertilizer and Pesticide Authority is the only agency na pinagre-registruhan, nagre-regulate ng ating mga pesticides and fertilizers. So, then
fertilizer application, ito yung chine-check din natin specifically on mango. So mag-a-apply ka ng fertilizer, first, yung una is onset of the rainy season. And then second, before the end of the rainy season. And then sa foliar application naman ng fertilizer, nakalagay dito 18 to 22 days Duffy. Okay? Yung pag-ano to, pamumulaklak niya. And then bagging of fruits, 55 to 60 Duffy. So, lalo na sa mga exporter, may mga inaalaga ang grower yan ng mangga. So, binabag nila yan para hindi ma-infest ng insekto. Okay? And some were using yung mga, may mga plastic na ginagamit na impregnated with pesticide, which is allowed naman yon na magiging practice po natin. And then fruits harvested between 9 a.m. to 3 p.m. for lower latex flow. So pakatandaan po natin, between 9 a.m. to 3 p.m. lang. Kasi pag umagang-umaga at saka yung gabi na, mataas yung latex na pwedeng lumabas doon sa fruit ng mango. And then for export, ito ang ginagamit sa export, yung vapor heat treatment. Okay? So pinaprocess nila ito through vapor heat treatment, pang export. So yan. So be one of the Philippine certified farms on PhilGAP. Okay? So yun lang po. Ito yung aming website, Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry. So naka-flash naman yan. So kung any questions, you can email us or you can call us with these numbers. And hopefully, may natutunan kayo sa simpleng presentation ko po. So with that, marami pong salamat sa lahat. Thank you po, Sir Sam. Okay. Any questions po? Or mamaya na yung questions? Oh, okay. So far, wala pa pong tanong dito sa chat box. So siguro mamaya na lang po, sir. After ni Sir. Sige. Okay, thank you then, Mr. Gilbert Agkawili. Nag-pop up lang. Thank you very much. So, awarding of participants po muna tayo. Okay. Our next speaker is Dr. Sonny B. Conde. So, si Sir Conde ay nagtapos ng course ng BS Chemistry sa Adamson University and nakamit niya naman ang kanyang Master's Degree in Ecology and Environmental Science sa Shimane University sa Mate, Japan. Matapos ito ay nagpatuloy siya sa pag-aaral at nakuha niya yung doctorate degree sa Tokyo University sa Japan. Siya ang namahala sa operasyon ng pesticide, analytical laboratory, section laboratories para sa residuum formulation analysis units. Dahil sa kanyang husay at kaalaman, naging tagapagsalita siya ng mahalagang training at seminar gaya ng food safety officers and food safety compliance officers training on Food Safety Act at seminar on the production and management and proper use of agricultural chemicals and opera for export and local market. Membro din po siya ng technical working group ng adoption of Euro BAPS MRLs of pesticides for select agricultural crops and member din po siya ng TWG ng development of the Philippine National Standard and Performance Criteria for methods of analysis for the determination of pesticide residues on food and feed guidelines of committee for fresh and frozen okra export to Japan and other markets. Marami din po siya nadaluhan ng mga trainings na humasa sa kanyang kaalaman. At ito ay ang training on pesticide residue method development and validation in the improvement
of the laboratory's own method of analysis, ISO-IEC 17005, a GC estimation analysis. So please help me welcome Dr. Sonny Conde. Doc, good afternoon po. Hello, yes, good afternoon. Narinig ba ako ng maayos? Yes, sir, clear. Okay, so I will be, I will share my presentation. Teka, check ko lang dito sa share. Wala pa, okay. Share. Wala pa yung sa share. Okay. Sana siya. Slideshow. Kita na po ba ng buo yung presentation? Kasi parang maliit sa akin. Yes, sir. So, okay. Okay. Good afternoon, everyone. So, for my part, I will be presenting the importance of maximum residue limits of pesticides for mango in monitoring compliance to food safety. So, bababa ko lang ito. Harang. So alam naman natin napakahalaga ng food safety awareness atin, lalo na yung mga sa food production. And as discussed earlier ni Sir Sam, yung kalahagan ng PhilGAP. Kasi related itong ating food safety dun sa ating good agriculture practices na makakatulong ito na para ma-maintain natin yung kalidad ng pagkain at yung safety ng pagkain. So without much further ado, I start now my presentation. So the outline of my presentation, okay. So here's the outline of the presentation. This divided into 5 parts. So the first part is on the introduction to food safety and common food safety issues. And then next is some terms and definition. But the third part is on establishing the MRLs, and then followed by the importance of MRLs in trade. And the last is on regulatory limits for mango. So I know all of you, aware naman kayo dito sa ating mga problems sa farm, especially sa ating problema dun sa mga MRLs na sometimes meron tayong mga detection na exceeding the regulatory limits. So this will be discussed during my presentation. So mahalaga po na maintindahan natin lahat ito, lalo na yung mga ating mga exporter, no? Alam ko aware din naman sila dun sa importance ng MRL para sa kanilang mga produkto. So, okay, this is the introduction of the Food Safety Act of 2013 or Republic Act 10611. So, with the expanding global trade and the enactment of the Food Safety Act 2013, and yung passing nga ito ng Republic implementing rules and regulation, yung food safety became a priority of the food safety regulatory agencies of the Department of Agriculture. So na-mention na din ito ni Sir Sam kanina kasi yun yung mga agencies involved, no? Yung mga food safety regulatory agency na nag-i-implement ng itong food safety regulatory schemes natin sa atin. So each agency has a specific mandate, and for BPI, it covers the food safety of plant products from primary production up to the post-harvest stage of the food supply chain. This act aims at strengthening the food safety regulatory system in the country
and with the following objectives. Number one, protect the health of the consumers, and then to help facilitate market access of our local foods and food products in trade. So yun po yung dalawang objective ng food safety, no? Anong food safety act? Yung food safety para safety ng consumer health foods health safety ng health ng mga consumers and then facilitate nga yung pag-market ng ating mga local produce para makapasok naman tayo sa ibang markets, international market. So, one of the many reasons why food safety is a concern for everybody is because of the risk, no, associated with food production. And this includes the legal use of agrochemicals, yung binabanggit kanina ni Sir Sam, agrochemicals, or yung tinatawag natin pesticides in general sa ating mga production areas. So although allowed for use or to use in the farm, some pesticides compounds may end up with higher level of residues in plant products. So minsan hindi natin maiwasan yun. Kumali yung pagtimpla ninyo at pag-spray ninyo doon sa mga plants or sa fruit-bearing trees. And this overexcedence can cause adverse effects in the long run. So alam naman natin, pag sinabing pesticide, ang inisip natin, baka makalason pag sumobra naman, no? Yung nadedetect natin ng mga residues. And common food safety issues related to agricultural produce. So with regard to food safety, in agricultural food production, the most common food safety issues are the following. Yung detection nga ng residue above the allowed limit or the exceeding MRLs. And then detection of residues from unregistered pesticide products. So na-mention din ito ni Sir Sam sa import, yung isa sa mga tinitignan ng mga PhilGAP inspector, no, kung ang ginagamit ba nila sa farm ay mga registered pesticide products. Number three, detection of other chemical and microbiological contaminants. Kasi by nature, yung ibang mga microbial contaminants ay talagang present sila dyan. So kailangan lang din natin siyang ma-minimize. Kung di naman natin siya maiwasan, so kailangan nating ma-minimize at to the certain level na allowed lang sa isang produce. So yung next slide po ito ay yung mandates po ng BPI-PPSSD dun sa food safety regulatory system sa atin. So the mandate of BPI on the Food Safety Act clearly outlined na yung food safety compliance schemes for our local and import and export plant products implemented by the division. So to ensure nga yung compliances with plant products, PPSSD conducts monitoring and inspection of farms and farm facilities, licensing of warehouses, storage houses and packing facilities, collect samples in the farms or markets to check the presence of level of pesticide residues and other chemical and microbiological contaminants. So yun yung baling regular activities na ginagawa in the implementation ng ating food safety sa plant products. So next is on the food safety monitoring program ng PPSSD. Consistent with the BPI mandates on food safety, yung ating food safety monitoring programs are in place naman siya. So meron tayong mga official controls na ginagawa to check the indiscriminate use of pesticides and to develop ng ating mga databases on the incidence of residues and contaminants present in plant foods. And for this is for risk assessment, no, in preparation to conduct nga yung ating risk-based inspection ng ating mga plant products. So na-mention din ito na dapat risk-based inspection ang ginagawa po sa PILGA. So,
Okay, so next po yung mga ating mga official laboratories na nagko-conduct ng mga inspection and ng testing do sa mga commodity, no? To check nga po yung compliance sa food safety. So one of the control measures in our food safety regulation scheme is the analysis of food safety hazards in plant products. So ano-ano po ba yung mga hazards na nabanggit kanina ni Sir Sam? Meron po tayong tatlong klase ng hazard. Meron tayong physical, chemical, and microbiological. So more on ang laboratory is more on the chemical hazard and microbiological hazard. So yun po ay yung mga produce na chinecheck natin for compliance to food safety, yung level ng residue o kung ano mo yung magiging present doon. Hello po, Sir Sam. Sir Sunny. Nawawala po ata. Hello po. Wala pa po si Sir Conde. Okay lang po ba na si Ma'am Medina na yung mag-speaker natin for this? Kasi 3 p.m. na po eh. Hello, ma'am. Good afternoon, Doc Medina. Yes. Yes, sige. Okay lang po, ma'am. Nakayo po. Okay lang. Sige. Thank you, Doc. So, unting introduction lang po sa ating speaker. So ang susunod po nating tagapagsalita ay isa po siyang expert and entomologist, scientist at internationally recognized professor mula sa University of the Philippines, Los Baños. Siya din po ay kilala sa larangan ng research at pest management ng mangga. So ayan po kaming ipakilala sa inyo ating speaker na si Doc Medina. At isa din po siyang plant scientist at kasalukuyang professor ng entomology sa Institute of Weed Science, Entomology and Plant Pathology, College of Agriculture and Food Sciences, University of the Philippines, Los Baños. Ipinagpatuloy niya po ang kanyang pag-aaral at nagtapos ng Doctor of Philosophy in Entomology sa UP Los Baños. And siya din po ay isang aktibong researcher
at ang kanyang mga research ay nakapokus sa pest management and climate change impacts. And malaki din po yung tulong niya sa mga farmers, especially sa mga mango growers, at ang kanyang kaalaman at kakayahan na hinubog ng ilang dekadang experience mula sa pagsasaliksik at iba yung pag-aaral sa mangga. At itinuro din po niya sa mga magmamangga ang tama at epektibong paraan ng pagkontrol at pagpuksa sa sakit at insekto ng mangga gaya ng mango leaf hopper, fruit fly, cecid fly, kokorikong at thrips. Dagdag pa rin po ang kanyang researchers sa non-destructive detection ng mango pulp weevil ay nagbigay daan sa pagkakarago ng mango pulp weevil development center sa Palawan. And dahil din po sa kanyang pag-aaral sa ecology ng coconut scale insect or the CSI, kaya siya nagkaroon ng CSI software na ginagamit ng Philippine Coconut Authority para sa survey and infestation assessment ng natural pests. Tugid pa dito, siya ay mayroong 34 publications at 3 ongoing researches sa pest management. So yung kanya pong topic ay cecid fly life biology and its management. So please help me welcome Dr. Celia Medina. Maraming salamat. Napakahaba naman aking ano. Nakakatakot naman yan. Okay. So magandang hapon po sa inyong lahat. Maayos ba ang aking sound? Maliwanag po, ma'am. Maliwanag. Salamat po. So hindi ko na po babatiin yung iba. Nakabati na kanina at tayo po ay magpatuloy na sa aking topic. Magandang hapon po. Ako po ngayon ay nasa Palawan. Nasa Puerto Princesa po ako ngayon. Nag-aaral po ako ng fruit fly sa ngayon. Ngayon po ay ang nabigay sa aking topic ay ang cecid fly of mango, its biology and management. So hayaan ninyo sa binigay sa aking oras na kwento ko sa inyo ang mga bagay na ito. Una, ano ang cecid fly? Ano ang kwento ng buhay ng cecid fly? Bakit natin problema ang cecid fly? At ano nga ba ang solusyon natin na kayang gawin sa ngayon? Okay, ito na yata ang pinakasikat na litrato ng cecid fly. Ito ang cecid fly. Pero may mga sa ibang bansa kilala siya bilang mango midge or mango gall midge. Kaya yan ang mga aliases niya. Alam niyo ba na Pilipino ang nagpangalan sa insekto na ito na tumawag na cecid fly? Sa mga siyentista, ang alam nito ay ito ay ang Procontarinia frugivora. At ang cecid fly, dahil nalaman natin na ito ay galing sa family Cecidomyiidae, kaya siya binigyan natin ng palayaw na cecid fly. So ang ibang bansa, gumaya na sa atin. Sila ngayon, dating tawag mango midge, ngayon tawag na rin nila cecid fly. Okay. So dapat maintindihan nyo na hindi madaling pag-aralan ang cecid fly dahil singlaki lang siya ng tuldok. Hindi po ako mamimigay ng pera ngayon. Ito po, kung titingnan nyo ang lumang 1,000 peso na papel at meron tayong icon ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ito ay isang agila. Pag inilagay mo sa gitna nung agila na yon, sa ulo ng agila ang cecid fly, ganyan lang po kaliit ang cecid fly. So kung ako tatanungin niyo, nakita ko ba yan na lumilipad sa labas? Hindi ko po nakita yan. Hanggat hindi po namin yan nailagay sa laboratorio, hindi ko yan makikita dahil sa liit niya. Okay. Unang dapat ninyong maintindihan, hindi imported ang cecid fly. Ang cecid fly natin ay atin. Kaya kayo, kung kayo ay merong mga problema dito at sasabihin nyo, hindi pa dumarating sa amin, hindi po. Ang atin pong cecid fly na pinag-uusapan ay Pilipino. Dito lang po na itala, na i-record sa Pilipinas ang cecid fly na tulad ng nasa atin na kumakain sa bunga.
maraming klase ng species ng Procontarinia sa iba't ibang parte ng mundo kung saan tinatanim ang mangga. Ang mga Procontarinia ay kumakain lang sa mangga. Tayo, merong Procontarinia na karamihan sa Procontarinia kumakain sa mangga ay nasa dahon. Pero tayo sa Pilipinas ay merong Procontarinia na kumakain sa bunga. Meron ding kumakain sa dahon. Pero tayo lang sa ngayon at ang China ang merong Procontarinia na kumakain sa mangga. Ito po ang atin, itong Procontarinia frugivora na na-report ko noong 2004. Merong na-report ng 2018 ang China. Hindi rin po pareho, nag-compare po kami, hindi po tayo pareho ng Procontarinia. Meron din silang kumakain sa kanilang bunga ng mangga. So, hindi po siya imported. Wala po kaming nakita na katulad nito sa ibang parte ng mundo. Kaya sa ngayon, sasabihin natin na ang Procontarinia natin, ang Cecid fly natin ay Pinoy. Kaya, anong ibig sabihin nun? Dapat lagi niyong asahan na sa inyong manggahan maaaring merong Cecid fly. At malaking porsyento na meron bawat manggahan na Cecid fly. Dahil ang Cecid fly walang ibang kinakain kundi mangga. Okay. So, nasa inyong manggahan yan. Pero, sa panahon na ganito, ang stages ng mangga, sinasabi namin na ang Cecid fly ay natutulog pa o dormant. Nandyan lang yan sa inyong lupa. Bakit tayo nagka-problema nito? Sasabihin ko, matagal na sa atin ito. Ito ay hindi natin napapansin dahil sa liit niya. Noon, napapatay natin siya na hindi natin siya sinasadya. Ngayon, hindi na natin siya mapatay dahil sa resistance. Makikita niyo po ang kwento ko mamaya. Okay. So, kung pala ganito pala ang pananoy, kikwento ko sa inyo ang buhay niya. So, sa panahon na ganito, wala pa sila. Nandyan sila sa lupa. At pag nagsimula ng mabuo ang bunga, lalabas na ang mga Cecid fly, ang babae at lalaki ay magkikita. Sila ay magiging mag-aasawahan at madalas yan ay nangyayari kung patakip silim na. Ayaw nila masyado ng maliwanag. Gusto nila ay medyo padilim na. At ang kanilang mating ay katulad ng lamok, mabilis lang. Ilang segundo lang. Pagkatapos nilang mag-mate, pwede nang mangitlog ang babae. At pagkatapos mangitlog ng babae, mamamatay ang babae. Yung lalaki pwede pang mag-asawa ulit. Pero mabubuhay lang siya pinakamahaba 3 araw. So, ang sinasabi namin sa aming wika, ang lifespan ng adult ay 1 hanggang 3 araw lang. Hindi po sila nabubuhay ng matagal. Maiksi lang po ang kaligayahan nila, mag-asawa, mangitlog at mamatay. Okay. Ang itlog, maaring first time niyong makakita ng itlog. Di ito makikita niyo sa mga nagmamangga. Ito ay patunay na ito ay maliit pa. Itong parting ito, kung nakikita nyo ang aking arrow, ay patunay na ito ay talagang maliit pa na bunga dahil ito ay mga parte pa ng sepals at petals ng bulaklak. Makikita nyo dito sa ibabaw na ito ang itlog ng Cecid fly na inilay sa ibabaw ng balat ng mangga. Ito ay magpipisa 1 hanggang 2 araw. At siya ay magsisimulang kumain para makapasok sa loob ng mangga. Mababaw lang naman ang kanyang napapasok. Ang ano niya, makikita nyo, ang paraan niya
ang liit niya, paano siya nakakapasok? Mas lalo na pag nakita niyo ang kanyang ano, ang kanyang larva nang mas malapitan, walang ulo ang larva. Ang ginagawa niya, dudura siya, lalabas niya ang laway niya, tutunawin niya ang balat ng mangga, tapos hihigupin niya yung natunaw. Ganun po siya kumakain. Habang ginagawa niya yon, nakakapasok siya sa loob at nagkakaroon na ng butas ang ating mangga. Pag malaki na siya, tulad nito, 4 hanggang 5 araw lang po siya kakain sa loob. Lalabas na siya, tatalon, pupunta sa lupa, sa labas ng mangga, o anywhere, sa ano, sa labas ng mangga. Pwedeng na sa bark, pwedeng na sa leaf litter, at siya ay nabubuhay ng 2 hanggang 3 araw kung mayroon pang mangga at maganda pa ang panahon ng lupa. Pero pag siya ay medyo dry na ang kondisyon, siya ay magre-remain na dormant itong stage na ito ng mahigit na 6 na buwan. Kung ito naman at maganda ang panahon at pupunta siya sa magiging pupa, ang pupa naman ay 2 hanggang 3 araw lang at magiging adult na ulit. Yung po ang kwento niya. So ang 2 stages na ito, hindi kumakain na mga 5 araw at ito ay 4 hanggang 5 araw kumakain sa bunga. So, pag tinignan natin ang summary ng kwento ko, merong 10 araw ang life cycle mula adult tuloy-tuloy para maging adult ulit ang Cecid fly. Okay. Ang pinakamaagang atake sa Cecid fly na nakita namin ay itong 32 to 35 Duffy. Ang 32 to 35 Duffy ay estimation. Ang ibig sabihin lang nito ay ganito ang itsura ng bunga. Sa mga sanay ng magmamangga, makikita niyo ito dahil meron pa itong kuntil na kuntil, may maliit pang kuntil sa dulo. Itong dulong ito ay hindi ito mabubuo hanggang pag-harvest. At kung ang inyong bulaklak ay siniswerte kayo at maraming nabuo na bunga na maliliit kahit hindi ito tutuloy, ito ay nagiging breeding grounds ng Cecid fly. So pag umatake siya ng maaga sa ganitong stage, wala kayong magagawa dahil ito ay breeding grounds niya. Kahit ito ay hindi mabubuong bunga hanggang harvest, dahil alam na magmamangga yan, yung mga nandito lang na magaganda ang posisyon ang mabubuo, ito ay pakain sa Cecid fly. Nakakalungkot, di ba? Ano? So 35 Duffy, ito ang ipapakita ko sa inyo. Ito ay simula 35 Duffy, nakalabas na ang Cecid fly. Tingnan niyo ito, itong bulaklak na ito ay hindi kabubuka lang. Ano? Kaya ito ang stage na mahirap timingan sa control. Pag pinulot mo yung mga nahulog na bunga sa stage na to, ganito po ang estado ng mga bunga na pinanggalingan ng unang henerasyon ng Cecid fly. Yung henerasyon na yan ay mangingitlog ulit, aatake ulit. Pag-abot ng, kasi 10 araw, sabihin natin, kung lumabas ng 35, sa 45 aatake ulit yan. Pag ganito ang bunga, ito na naman po ang itsura pag siya ay umatake sa 40 to 45 Duffy. At pag ganitong stage, mahirap pa rin pong makita, lalo na kung maaga pa lang ang atake. Ang pinapakita ko po dito ay yung mga bagong pasok lang na larva. Tingnan nyo, ito ay hindi halos makita dahil hindi pa po umiitim yung pinasukan ng larva ng Cecid fly. Pag yan ay lumalaki na at papalabas na, medyo magkakaroon ka na ng konting pasa at yan ay nakikita
madali nang makita. Pag nakalabas na tulad nito, ito ay magsisimula ng magkapeklat. Okay. Sa 50 to 55, ganyan din po ang kwento. Mangyayari po ulit yan. At kung makakaligtas ang 50 to 55 Duffy, ganito po ang itsura ng damage ng kurikong pag itong manggang ganito ay nakaligtas at umabot sa harvest. Sa 60 to 65, ganito din po ang kwento. Tingnan nyo, pag bagong pasok, hindi halos siya mapapansin. Pagkalabas, magpepeklat, yan po ang, at yan na po, ito po yung matagal nang nakalabas. Kung siniswerte ka at umatake naman ng 70 to 75 Duffy at hindi maaga ang atake ng Cecid fly, ganito po ang itsura ng damage. Ito naman ay inatake ng 70 to 75 Duffy, ang parting ito. Ito ay inatake ng mas maaga sa 70 to 75. Okay. So, parang inisinasabi ko sa inyo na maaaring magkaroon ng tatlo o apat na henerasyon ng Cecid fly sa isang pagmamangga ninyo. Dahil sa 10 araw ang egg hanggang adult, egg hanggang adult, egg hanggang adult. Kaya meron kayong potensyal na apat na henerasyon ng Cecid fly. Diba mahirap namang chinachamba-chambahan lahat ng ito? Okay. Kaya ito rin po ang explanation. Bakit tayo may iba't ibang itsura ng damage ng Cecid fly? Kung makakakita kayo ng mga iba't ibang itsura tulad nito. Ito pa po ang mga iba pang itsura ng damage ng Cecid fly pag harvest na. Ito. Ito po ay Cecid fly din po ito. Iyan po, Cecid fly din po 'yan. Ang Cecid fly, ang isang patunay kung bakit siya ay sasabihin nating matagal na sa atin, ay meron siyang mga natural enemies. Ito, nung ako'y nagsisimulang mag-aral, nakakakolekta pa po ako nito. Sa ngayon, hindi na po ako nakakakolekta ng mga natural enemies ng Cecid fly. Ito ay isang patunay na napatay na natin ang mga natural enemies ng Cecid fly. Ito din ang dahilan kung bakit, sila din ang dahilan kung bakit hindi tayo namumroblema ng Cecid fly noon. Inaalagaan nila na ang hindi dumami ang Cecid fly. Kaso napatay na po natin sila. Hindi na po natin sila nakukolekta. Okay. So, bakit hindi natin masugpo ngayon ang Cecid fly? Ang isang pinakamalaking dahilan ay insecticide resistance. Immune na ang, ito ang tawag kasi natin, immune. Immune na ang Cecid fly. Ito ang pinakamalaking dahilan. E ano ba ang insecticide resistance? Ang insecticide resistance ay hindi pagpapalit ng anyo ng Cecid fly. Hindi ito nagbabago, nagiging super na ganito na insect. So ang resistance hindi po parang magic na nangyayaring ganito. Pag ikaw gumamit ng pestisidyo, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Mamatay at hindi at o kaya mabuhay. Dalawa lang po ang pwedeng mangyari. Hindi po nagtatransform ng ganito. Dalawa lang, mamatay o kaya mabuhay. Okay, ganito po nangyayari ang resistance. Pag meron kang isang grupo, ito halimbawa, noong 30 to 35 Duffy, ito ang mga Cecid fly mo. Eh, ang mga tulad din ng tao, ang Cecid fly hindi magkakamukha. Hindi magkakasing guwapo at kasing ganda ang lahat. So dito, ang pinapakita ko, ang mga pula,
ito ang mga Cecid fly na kahit anong gawin mo, hindi mo siya kayang patayin dahil meron siyang DNA or meron siyang genes na ang lason ay kaya niyang lusawin. Hindi mo siya mapapatay. Ginamitan mo siya halimbawa ng insecticide ito. Tinanaw ko, kulay blue yung insecticide. Ano ang mangyayari? Kasabi ko sa inyo, dalawa lang bagay, mabuhay o mamatay. So magkakaroon ka ng survivors, hindi pwedeng mapamatay lahat. Sigurado, yung mga pula, mga mabubuhay yan. Itong mga blue dito, ang tinatawag ko na sinuerte. Kasi nung dumating sila, wala nang bisa yung una mong inispray na insecticide. Sila ngayon ang magiging mag-asawa. At yung mga magiging mag-asawa na yan ay magkakaroon ng mga anak. At makikita nyo na ipamana na, dahil itong mga nag-asawang ito, na ipamana na nila yung pula na kakayanan na maglusaw ng lason. Ituloy natin ang kwento. Oh, so ito na yung mga anak. Ginamit nung 40, syempre, 10 araw, 30 to 35. Yun nanganak siya after 10 days, 45 na ang mangga nyo. Ito na yung mga anak. Yung mga anak, ginamitan mo ulit nung parehong insecticide dahil may natira ka, gagamitin mo ulit. Pareho pa rin na insecticide ang gagamitin mo. Dahil may natira ka dun sa una. Iyan, ganun na naman ang kwento. Yung apat na pula na yan, yan ang buhay at meron kang ilang mga sinuwerte. At sila ulit mag-aasawa at sila ulit ang magkakaanak na magiging mag-aatake sa 60, ano nga yung math ko, nakalimutan ko na, 45, 55. Sa 55, ito naman yung mga anak. Okay, iulitin mo na naman yung ginawa mo. Nakita niyo ba dito? Dito nakita niyo dumadami na yung mga kulay pula. Ito na yung hindi mo mapatay-patay. Kaya kung nung nakaraan, lagi kang siniswerte ka, napatay mo siya, hindi po yan tuloy-tuloy. Yung paulit-ulit na pareho ng insecticide na ginagamit, ang sanhi kung paano nagiging immune ang Cecid fly. Tandaan nyo, walang forever. Diba? Sabi nila, walang forever. Kaya huwag nyong asahan na ang inyong ginagamit noon at umubra noon ay pwede pa rin ngayon. Dahil mabilis ang development ng insecticide resistance ng Cecid fly dahil maiksi ang kanyang generation time at marami siyang mag-anak. Ayan. Kung insecticide ang resistance ang problema, paano pala ang dapat gawin? Huwag gumamit ng isang klase ng insecticide sa panahon ng 32 to 70 Duffy. O ngayon, di ibig sabihin pala magpalit. Yun ang sinasabi ko. Ang pagpapalit ng ay ang MOA ang pinapalitan. At pinapalitan mo yan kada henerasyon na iniisip natin at ini-estimate natin na bawat henerasyon na yon ng Cecid fly. So, ang ngayon, ang tanong, ano naman, ang susunod na tanong mo yun siguro ay, ano naman ang MOA? Kasi hindi pala kung noon sa mga magmamangga ang iniisip, ang inaano natin, AI ang pinapalitan. Ito kasi ang mga naituro na noon. Magpalit ng insecticide, ang pinapalitan ay AI. Hindi po yon ang solusyon. Ang solusyon ay magpalit ng MOA, hindi ng AI. Ngayon, ano naman ang AI? Ano naman ang MOA? Alam ba ng AI? Hindi po artificial intelligence, hindi rin po artificial insemination. Ito po ay active ingredient na yun yung pinakalason sa bawat pakete
ng insecticide. Ngayon, ang tanong, ano naman ang MOA? Ang MOA ay ito pong listahan na nandito. Ito po yung nangyayari sa mga target na organs o target site ng mga insecticide. Halimbawa, karamihan po ng insecticide natin ay ang at inaatake ay ang nerve at muscle. So dito makikita nyo merong acetylcholinesterase inhibitor, sodium channel modulator, nicotinic acetylcholine receptor agonist, nicotinic acetylcholine receptor allosteric activators. Ninyo nakakabulol ang mga pangalan. Masyadong mahaba. Kaya noong magsimula ako ng advokasiya ko ng IRM, 2008 pa po, maitim pa ang buko noon. Ang ginawa ko po, nag-color coding ako. Kinolor coding ko ang mga AI. Sa ngayon po, ang AI ay ang mga mode of action. Ito po ang MOA, mode of action. Hindi po Mall of Asia. Mode of action. Ito po ang tinatawag na MOA. At ito po ay designated ng number ng Insecticide Resistance Action Committee. Kaya meron din po itong number at ito po ang pangalan. So, kinolor code ko po siya noon dahil mahirap ngang tandaan, madahirap basahin, at mahirap ding mag-introduce ng numero. Sa ngayon po, nagpapasalamat ako, yan pong MOA ngayon ay nasa label na. Papasalamat ako sa FPA dahil inilagay na po ang MOA sa label. Sa bawat label, makikita mo, Group 4A. So, ang pinapalitan pala ay ang mga ito. Hindi ang AI. Gusto ko lang ipaliwanag pa ang AI at MOA. Tingnan nyo, itong MOA na ito, acetylcholinesterase inhibitor, ito ay may IRAC number 1A at 1B. Ibig sabihin ng isang kulay na ito, ito lahat ay iisa ang MOA. Pero meron siyang iba't ibang klase ng AI. May BPMC, carbaryl, carbosulfan, lahat ng yan ay acetylcholinesterase inhibitor. Dito po naman sa puti na ito, itong puting ito, ito ay nicotinic acetylcholine receptor competitive modulators. Meron naman siyang lima. Okay. So, pag ikaw nagpalit ng BPMC at pinalitan, dati mong ginagamit BPMC, pinalitan mo ng carbaryl, hindi ka nagpalit ng MOA. Bali, wala kang ginawang pagbabago. Kung dati ginagamit mo clothianidine, pinalitan mo ng dinotefuran, wala kang ginawang pagbabago. Pag dati gamit mo cypermethrin, pinalitan mo ng bifenthrin, wala kang ginawang pagbabago. Pinalitan mo ang AI, hindi mo pinalitan ang MOA. So, pag dapat ang sinasabi, kumuha ka dito sa kulay blue ng isa, kung ang dati mong ginagamit ay carbaryl, dapat kumuha ka ng kapalit na kulay puti para sabihin mo na ikaw ay nagpalit ng MOA. So, tingnan nga natin kung paano yan dapat gawin, ang pagpapalit ng MOA. Okay, ang unang step, ilista mo ang mga ginamit na insecticide noong nakaraang pagmamangga. Kailangan ilista mo yan. Kasi tingnan nyo, pag kayo pumupunta rin sa doktor at tatanungin nyo, tinatanong kayo ng doktor pag kayo nagkumukonsulta, ano na ang ininom mo pag ikaw may sakit, di ba? Ganun din. Kailangan malaman mo ano na ang mga nagamit na insecticide noong nakaraan na pagmamangga. Susunod, uuriin mo ang bawat isang yon. Ito ang halimbawa. So, makikita, ito kasi kulay na lang yung inilagay. Yung first spraying, ang ginamit niya pink, tapos blue, tapos violet, tapos puro blue pala siya. Noong panahon ng Cecid fly, puro blue siya. Ano? So, pag ganito, ito pala, naghahalo pa siya. Naghahalo siya
Sa first spraying, meron siyang pink, meron siyang blue, meron siyang violet. Sa second spraying, meron na naman siyang blue at meron siyang violet. Tapos sa third spraying, meron siyang violet at meron siyang orange. Tapos ito ay pare-pareho. Dito aasahan mo magkakaroon ka ng resistance. Kasi ito yung panahon na magkakaroon ka ng 3 hanggang 4 na henerasyon ng Cecid fly. So, ang susunod, pagkat alam mo na ito, dapat iwasan mo ito. Sa Cecid fly po tayo, sa stage na ito ang Cecid fly. Violet at saka blue ang ginamit. Dapat ang gamitin mo puti at saka pink. Tapos pwede ka nang magbag. O kaya naman pink o kaya puti. Tapos pwede mo na naman palitan. Pwede mo na ulitin ang white dito at pwede mo na ulitin ang pink. Basta hindi mo gagamitin ang mga ito. Ganyan po ang pagpapalit ng MOA. Tandaan ninyo, walang one size fits all. Dahil bawat magmamangga, iba't iba ang practice. Hindi kayo pare-pareho ng ginamit. Kaya ang pwede kay Juan ay hindi pwede kay Pedro. Walang blanket na rekomendasyon. Wala ring silver bullet. Pag nakapili kayo ng isa, makikita ninyo, base sa practices ninyo, kung meron kayong luma, maganda at mura, maaring yun ang solusyon ng inyong problema. Pero kailangan suriin ninyo ang dati ninyong practice para malaman nyo kung ano ang magandang gamitin. Okay, kasi pag ang nangyari sa 30 to 35, nag-spray ka ng MOA 2 at tingnan nyo, ito ay puro pula. Ganito po ang mangyayari. Ang magiging anak, dahil yung dati mo ay blue, pinalitan mo ngayon ng yellow, ito ngayon ang magiging anak. Tapos nagpalit sa 40 to 45, nagpalit ka ulit. Mababago mo ang proportion nung pula at saka ng blue. Pag pinapalitan mo yan. At itong mga ito, hindi ito naiiwasan mo ang magkaroon ng immune. Ito yung tinatawag mo na immune. Ang lahat po ng ito ay naipaloob namin sa isang guide na ipinablish po with FPA and DA bar namin nila Dr. Velasco at saka ni Jenna Joy Apolinario. At may kasama po itong isang pulyetos na nandito po nakalista ang mga registered sa FPA as of 2018. Sa kasabalang masama lang po ay hindi na po ito na-update. At alam niyo na at sasabihin sa inyo na susunod na speaker, ina-update ito at napapalitan ang mga lista. Okay. Mga panghabol pa po kung may oras pa ako. Sa chemical control ng Cecid fly, dapat naghahalo ng spreader sticker sa tank mix. At huwag kayong pasaway katulad nung sinabi ni ano nung nauna nating ni Dr. Conde at ni Dr. Fontanil na huwag pasaway gamitin ang recommended rate. At tingnan nyo ito wala kayong spreader sticker sa tank mix nyo, ganito ang itsura. Ito ay gugulong lang, hindi ito kakapit. Ito ganito ang gusto nyong mangyari para pag dumapo ang Cecid fly, mamamatay. Tingnan nyo pag walang spreader sticker. Tingnan nyo pag may spreader sticker. Hindi po ako nagbebenta ng spreader sticker. Sinasabi ko lang sa inyo, ito ang ultimate po ay maganda dapat ang nababalutan ng lason ang inyong pinoprotektahan na bunga. Dapat ding magbag para mabawasan ang insecticide, paggamit ng insecticide. Nakakatulong po na ma-manage ang resistance kung mababawasan natin ang dami or beses ng pag-i-spray sa bawat pagmamangga. Sa amin pong survey, umaabot hanggang 24 times ang isang pag
ang isang ang pag 24 times ang spraying sa isang cropping season. Pwede rin pong mag-mulch. Mga 10 cm thick na mulch, alam ko mahirap itong gawin pero napakita na namin na nakakatulong ito para masugpo ang cecid fly. At dapat itapon yung mga mga pumapatak o na huhulog na bunga. Ito ay pinakita ko noon nung isang nung 2021. Sabi ko nga, magplano ng nararapat na insecticide base sa IRM guide. Abangan ang pag-atake sa ika-32 DAFI. Nararapat na sundin ang recommended rate. Gumamit ng spreader sticker. Gawing ugali ang pagsimot at pagbaon ng nahulog na bunga at alagaan ang bunga sa pamamagitan ng fruit bugs. Yan lang po. Ito po ay mga ito po ang mga nilalaman nung aming guide. Baka po ako sumobra na ng oras, hindi ko po na monitor. At nandito rin yung mga PHI, kanina sinasabi na merong na dapat recommended rate. Alam ko, pag nabasa nyo ang recommended rate per 16 liters, ang magmamangga ay per 200 liters ang pagtitimpla. Kaya dito po ay meron kami ring table kung paano i-convert ang per 16 liters sa 200 liters. At ito yung mga pre-harvest interval para makamit natin ang sinasabi nating safe na mangga at ang sinasabi nating GAP. At kung kayo po ay nahihirapan na malaman kung ano ang mga MOA at mga tungkol sa peste at kung paano palitan ang MOA, meron po kaming dinevelop na app para hindi na po kayo magsusulat, tatype nyo na lang at bibigyan nila kayo ng rekomendasyon. Ito ay downloadable po, libre sa Google Play Store. Ang nito, ang maganda dito ay pwede itong reference nyo kung ano ang MOA, ang mga nakarehistro sa FPA ay nandito, naka-sort siya per MOA, tapos naka-ano din siya kung ano ang recommended rate at para sa ang peste naka-register ang mga insecticides. So, libre po lahat noon ng mga impormasyon na yon. Ang mga reference, mga materials na yan ay libre sa app na ito. So, ito ang pinakahuli. Mga dapat tandaan, mga sinabi ko. Hindi imported ang cecid fly. 10 araw ang kanyang life cycle. Ibig sabihin may 4 na henerasyon siya. Ang critical stages ng bunga ay 35 to 75. Immune na sa mga insecticides ang ating cecid fly. Kaya dapat gamitin natin ay insecticide resistance management o IRM. Magpalit ng MOA, hindi AI. Walang blanket recommendation, walang gaya-gaya. Dahil iba't iba ang inyong mga problema, iba't iba ang inyong practices. At walang silver bullet. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Bakit tagos? Salamat po, Dok Medina. Ma'am, may tanong po dito regarding po sa Procontarinia frugivora. Ano daw po yung pagkakaiba ng Procontarinia mangivora sa Procontarinia frugivora? Ang alam ko po, ang mangivora ay ang una namin kasi po, ang nag-identify po nito ay si Dr. Ganye. Ang mangivora ay isa sa una naming pinagpilian na pangalan. Ngayon, ang pinablish po namin ay frugivora. Pero wala po kaming kilain na mangivora. Ang isa lang yun sa pinagpilian naming pangalan. Pero sa publications po, ang official na pangalan ay frugivora. Meron po tayong mangiferae, pero iba po ang ibig sabihin ng mangivora.
Okay, thank you po, Prof. Tapos na, sagot na po yung tanong ko lang. Regarding po sa question number 2 from Sir Arthur San Buena Farms, ang first question daw po niya, mababaog po ba ng pesticide na mayroong herbicidal action ang itlog ng cecid fly? Ang itlog ng cecid fly, ganito. Mahirap humanap ng insecticide na may herbicidal action. Alam nyo, ang itlog ng cecid fly ay 1 to 2 days lang. Alam nyo ba kung ano nangyayari sa loob ng itlog? Sa loob ng itlog, nagbabago-bago, nabubuo ang mga utak, balat, puso, bituka, mga ganun. So ang ibig kong sabihin, imposible na makakuha ng isang insecticide na may herbicidal action sa cecid fly. Dahil nakita nyo, iisang araw ang kanyang ano. Ibig sabihin, bawat minuto, nagpapalit ang isang cell, nagpapalit at napapalit, nagbabago. Kaya mahirap tirahin ng insecticide yan. Kung meron pong ano, kung yung po nagtatanong ay may background sa ano, sa embryology, ay siya na hindi po mahirap pong patayin ang nagde-develop na embryo. Dahil every minute po, dahil iisang araw ang kanyang nagpapalit po 'yan. Ang kanyang mga organs niya nabubuo pa lang. Kaya wala pa yung mabuti yung target site. Unless yung pong anong 'yan ay may physical action. Pero biochemically mahirap pong patayin ang itlog. So, thank you po, ma'am. Second question po ni Sir Arthur is, since nasa bunga na naging itlog ang cecid fly, makakatulong po ba ang bagging sa pag-minimize ng damage ng cecid fly? Salamat daw po. Oo. Ang bagging, pag nakapasok na yung itlog, kaya siguro ang iba, pag nagbag ay nagugulat kasi nagkakaroon pa sila ng atake. Tama ka, Arthur. Kasi pag nandoon na siya, siyempre hindi mo naman napansin dahil maliit, di ba? Kaya mas mabuti pa na mag-spray muna bago magbag. Yun ang masasabi ko. Kasi kung hindi ka nag-spray bago magbag, magpipisa lang yun at hindi yun makakatulong para mapatay ang bagging. Kasi nandun na siya, nasa loob na siya. Naikulong mo lang siya sa loob ng bag. Okay, thank you po, Sir Arthur, sa dalawa niyong question. So last question po, Ma'am Medina, ano daw po yung pangalan ng natural enemy ng cecid fly noong kanina? Yung mga pangalan noon ay lalabas sa susunod naming ano. Meron po tayong tatlong species ng cecid fly. Kung sino man yung nagtatanong, abangan na lang po yung susunod naming publication. Na-identify na po siya ng Museum of Natural History sa British Museum of Natural History. Doon sila nakapag-identify. Thank you po, ma'am. So, awarding na po tayo. Next slide po. Parehing bang comments? Sasagutin na lang ni ma'am. Wala na po yung siya lang. Apat na po yung tanong. Sige. So, next po, last slide. Okay, thank you. So, babasahin ko yung slide. So, okay. Certificate of Opposition is proudly given to Dr. Celia De La Rosa Medina. In grateful acknowledgement and sincere appreciation for having served as technical resource speaker
during the conduct of mango cecid fly to Conferenia Frugivora Management on May 31, 2023 via Zoom and Facebook Live on BPI's official Facebook page given this 31st day of May 2020, signed by our BPI Director, Gerald B. Glenn F. Panganiban, PhD. So, Ma'am Medina, marami pong salamat po sa inyong effort and time sa pagbibigay po sa amin ng kaalaman regarding po sa cecid fly. So, maraming salamat po, Dr. Glenn. Maraming din salamat sa inyo. So, our next speaker, si Bali si Sir Sunny na po muna. Asya na po ata si Sir Sunny. Papatuloy lang po ni Sir Sunny yung... Yes po. Yes po, good afternoon po. Good afternoon po. Yan. Okay na? Okay, so pasensya na. Okay, well, thank you. So, pasensya na talaga at talaga nagkakaproblema po dito. So, lumipat lang ako din ng computer para nga maiwasan na ulit yung kaninang nangyari. Okay, tuloy ko na. So, na-stop ako kanina no, about dun sa natapos ko din sa introduction. So, continue ko lang yung second part ng presentation. So, okay. Bali po dito sa slide nito, nakita niyo yung Pesticides Laboratory section. Bali po kasi, ang laboratory ng Pesticides Laboratory ay sila po yung official laboratory kung nag-a-analyze po. Sila po yung kami po ang nag-a-analyze dito sa laboratory ng ating mga yung mga sample na kinulek from the markets and as well as in the farms ng ating mga pesticide residue laboratories. And one of the residue laboratories is located here in Quezon City. Ang name niya nga po is Pesticides Laboratory Section, particularly yung pesticide residue unit. So, bali, together with other satellite laboratories, no, located in different regions of the country, we have the Espal Baguio, Espal Cebu, Espal Sidi, and Espal Davao. So, we monitor the pesticide residue levels in the locally produced or for export and imported agricultural commodities. So the laboratory also provides analytical services on the analysis of pesticide residues on plant products, and also here in the Quezon City, we also analyze formulated products. And these formulated products, ito po yung mga for registration ng ating mga pesticide or nagagamitin natin sa ating mga farm. So kailangan munang i-check yung specification kung nagko-comply din po siya doon sa requirement ng Fertilizer and Pesticide Authority. So, the second part of this presentation is on the definition of terms. So, before we go to the highlight of this presentation, so let's establish yung common understanding natin. So, terms and definition. So, first is what is pesticide? So, according to the definition of Codex, a pesticide is any substance including yung mga active ingredient. So yung active ingredients po ay na-mention po ito kanina, no? Doon sa presentation ni Doctora Cecilia, na ito po yung compounds na siya yung talagang pumapatay doon sa mga peste. So they are these compounds or active ingredients are intended for preventing, destroying, attracting, repelling, or controlling any pest causing harm during or otherwise interfering with the production. So hindi lang din po sa production ginagamit ang pesticide, ito po ay ginagamit din sa mga processing plant or storage facilities. Pwede rin po doon sa transport vehicle. Sa lahat po ginagamit po sa pagmamarket ng mga pagkain and other agricultural commodities. So, sa paggamit po ng mga pesticide, alam po natin na hindi maiiwasan no, na magkaroon ng residue. So, yung residue po, ito po yung mga substances in or on food and other agricultural commodities resulting nga pa sa paggamit ng mga pesticide. And this includes yung mga conversion products, no, nag-transform na yung compound into another compound, o yung resulta ng
na ang pag na-metabolize po ang pesticide sa system sa plants sa halaman mismo or doon sa insekto, so may mga metabolites po na napoproduce. Pwede rin pong reaction products o yung mga impurities po mismo doon mismo sa pesticide products that are considered to be of toxicological significance. So pag dinefine po natin yung pesticide residue, kung meron doon mga products na ito na importante, no, nagkaroon sila ng after ng mga risk assessment na importanteng masama siya sa pag-analyze para malaman natin talaga yung totality ng mga residue. So isinasama po yung mga derivative products po or conversion products na mga pesticide na ginamit. So sa this slide naman po, bali ang definition po, ano, kasi ito yung pinaka-importante, malaman natin, bakit po may tinatawag na MRL? Ano po ba yung MRL? So yung MRL is the maximum residue limit ng residue ng pesticide na ginamit natin dun sa ating mga pananim. So yung by definition ng Codex, it is the concentration of a pesticide residue resulting from the use of pesticide according to GAP. Dapat po yung paggamit na mentioned po to kanina sa presentation ni Sir Sam, na mahalaga ang ginagamit natin ay mga registered pesticide para maiwasan nga po natin yung mga matatas na MRL. Recommended by the Codex Alimentarius Commission to be legally permitted. No, legally permitted, so inaallow po natin siya. Yung mga at regulatory level po, yung dapat nasa MRL level, kung ano po yung na-register o ano po yung na-approve na MRL, doon lang po dapat, hanggang doon lang po yung level ng residue dapat ang nakikita natin sa ating mga pagkain. So, it is expressed in milligram per kilogram. So, napakaliit po. Imagine, ang ibig sabihin po ng milligram per kilogram is 1 per 1 million parts in weight ratio. So, napakaliit po ng mga residue na dapat lang na-allowed po doon sa ating mga pagkain. So yung maximum yung sa iba pong definition ng maximum residue limit, particularly dito sa European Union. So galing po itong definition sa EC European Commission number 396 2005 version. Kinonsider nila dito, no, sa definition nila yung mga vulnerable groups. So kasi parang siyempre mas iba po ang body weight ratio ng ating mga bata, wala na yung mga unborn. So mas madali silang maapektuhan doon kung may mga presence naman itong mga residue doon sa pagkain. Although yung adults ay pwede sila dahil na-complete natin na for adults yung complete natin sa risk assessment, ang ginamit natin ay weight ratio ng adult. Iba po kasi ang magiging epekto sa mga bata. Balip tong slides na ito ay pinapakita yung importance ng MRL. So meron po dalawa tayong issues regarding po sa MRL. So number one po sa regulatory issues. So difference in MRLs from one country to another. So yung mga MRLs po natin, pag sinaset po sila, ay hindi po pare-pareho talaga. Depende po yun dun sa dietary exposure, consumption pattern, use pattern, yung paggamit ng pesticide, and yun lahat po yun ay consider during the evaluation process or yung risk assessment na ginagawa, no, para po maka-establish na mga MRLs. So sa atin po dito ang may mandate po sa pag-establish ng mga pesticide MRLs ay ang Bureau of Agriculture and Fisheries Standards. Sila po yung sa mga next slide po maipapakita ko po doon yung kanilang function and then yung paano po nila ini-establish yung mga MRLs. So requirement din po ang MRL kasi alaman natin this is a trade, no, to meet the requirement ng mga importing countries. So pag tayo ay nagpapadala o nag-export ng ating mga produkto sa ibang bansa, and kailangan po nating i-comply yung mga requirements na sinet po nila. Kasi meron po silang sariling food safety regulatory system, maaaring iba po yung mga standards na ini-implement nila. So since tayo po ay mga exporter at sila po ay consumer, so kailangan nilang protektahan yung kanilang mga consumer. So mayroon po silang sariling standards na siniset. So ang magiging problema lang natin kung maging stricter po yung kanilang mga standards. But kung pwede naman po natin yung
pwede nating mag-request sa kanila ng sarili, kung yung mga MRs na set natin ay pwedeng maging compliant para sa kanila. Pero pwede na siguro i-consider din natin yung mga codex MRL, yung compliance natin sa na ginagamit po with the international trade standard, yung codex MRL. So pwede tayong makipag-usap sa kanila at pwede natin sigurong din ilabi yung kung ano po yung naset sa codex. Kung meron pong codex MRL, yung mga MRLs na in question. So another issue po, yung health-related issue, lagi pong binabanggit na for consumer safety and protection. So yun din po ang objectives ng codex, no? To protect nga yung health ng consumer and also to facilitate din yung trade. So next, ayaw mag-move. So important points to remember about sa MRLs na mga nabanggit. So the maximum residue limit or MRL is a regulatory standard. So yun po yung ginagamit ng mga regulatory agencies. MRLs are based on good agricultural practice data. So sila po, ito po yung mga ginagamit sa pag-establish ng mga MRL. So kailangan po talaga dumaan doon sa may scientific basis po. Yun po yung binamanggit kanina. No, lahat po ng mga data na ginagamit po sa pag-establish ng MRL ay may mga basis, scientific basis. Isa na nga po dito, yung pagsunod doon sa GAP. So yung ating mga pesticide, pag ginamit po yan doon sa farm, kailangan po, okay. So yung mga data po na ginamit doon, yung mga pesticide na ginamit po doon sa farm, dapat pina-follow po yung GAP. Maximum residue limits are not toxicological safety limits. So baka nai-misinterpret po na pag sinabing MRL, kagad inisip nila na about the toxicological status ng isang tao kapag nakaka-consume tayo ng pesticide na above the regulatory limits. Hindi po. Ang MRLs din po are not health standards. So meron pong ginagamit po na standards, hindi po ang MRLs. Maaring pong pwede natin siyang i-refer doon sa, i-compare natin sa ADI. Kung ang mga MRLs na sinaset po ay above na sa ADI, pwede pong makonsider natin na yung MRLs na pinopropose ay hindi siya po pwede kasi nga based doon sa allowable daily intake ng pesticides na ito, ay ito hindi na siya safe. So pwede natin siyang gamitin yung ADI for comparison and for the risk assessment also. So in the use of pesticide in GAP, so this includes the nationally authorized safe usage of the pesticide under actual condition necessary for the effective pest control. Nabanggit din po kanina yung tungkol dun sa resistance. Mahalaga po malaman ito ng mga pesticide users. Ano? Kasi sinabi po, an example na po ito sa mango, na hindi, ang mahalaga pong pinapalitan ay hindi po ang active ingredient, kundi yung mode of action. Na makikita po nga natin yan, yun pala ay ang Cecid fly ay meron lang 1 to 3 days yung kanilang lifespan. So talagang sa short period of time na ito, pwedeng makadevelop talaga sa nang resistant kung same active ingredients po yung nare-receive nila. So kailangan po talagang yung mababago, yung parang nalilito siguro sa system, nakakalito sa sistema nila. So hindi sila makakapag-reproduce. So yung pagsunod po sa GAP, it encompasses a range levels of pesticide application up to the highest authorized use. So depending po yun doon sa pesticide na gagamitin po, iba-iba po ang recommended rate, so iba-iba pong level ng PHI ang pwede nating ma-achieve. At yun po ay lahat na to ay pwede naman pong i-authorize, no, o i-approve ng isang regulatory agency concerned dun sa registration ng pesticide kung ano po talaga ang magiging resulta based dun sa assessment na gagawin nila. Okay. So next po ng part ng presentation nito is more on the food safety standards, particularly for mango. So bali po, ang nangyayari po dyan ay kung paano po natin pina-follow yung mga standards, no, yung mga MRLs, particularly doon sa mga maximum residue limits na binabanggit po. So, consistent with the Department Circular number 6 is series of 2020, section 4.3 and 25.2,
The PPSSD Regulatory Office follows yung sequence of compliance to standards for our local, for export and imported plant commodities. For local crops with detection, the adopted BAPS, PNS, or Philippine National Standard for MRLs, of pesticide is used as a reference. Number, siya po yung number one. If there is no corresponding MRL, then Codex MRL or ASEAN MRL is used. In the absence of the above MRL standards, yung mga nabanggit po, mga naunang nabanggit, especially for imported crop, the MRL of the importing trade partner is considered. Kasi kung wala po sa atin yung walang MRL po sa atin na naka-register, then we can use po yung MRL ng nag-e-export sa atin. Now, for our export crop naman po, the Philippine National Standard adopted as technical regulation is considered first. So lahat po ng mga in-adapt po ng BPI on the PNS MRL sa adopted as technical regulation po yung gagamitin po dun sa implementation, no? And then follows po, kung wala naman po tayong na-adapt, then we follow the standards of the importing country MRLs. So kung saan po tayo nagpapadala ng ating mga export crops, so we have to follow their own food safety regulation. Next. Okay, the Philippine National Standard for Pesticide MRLs is established to strengthen the food safety regulatory system in our country through the adoption ng mga appropriate food safety standards. And BAPS is the lead agency in setting the standards, including mga residual limits of pesticides. In 2013, the Philippine Council for Agriculture and Fisheries Committee on Fruits and Vegetables, o yung PCAP po, requested yung national standards ng ating on pesticide residues in 6 commodities, including po dito yung mango. So in 2015, BAPS PNS for the 6 crops were established, and in 2021, the PNS MRLs in mango, bali may mga code na po silang nilagay po dyan sa mga PNS, yung PNS BAPS number 160, version 2015 were reviewed and updated following po yung mga recent developments in the MRLs set by the Codex Alimentarius Commission, ASEAN, and other trading partner countries. So ibig sabihin po, nagbabago po kasi yung value ng MRL. So hindi siya fixed forever. Kung ano po yung na-establish sa una, hindi po siya yung minsan pwede po siyang mabago kasi regular din po siyang nire-review. Yung technical, bali po nag-create yung technical working group para dun sa revision ng BAPS PNS for mango, and that technical working group po composed of representative from relevant government agencies, academe, and the private sector. So yung task ni TWG is to amend nga yung standard ng ating mango ng version 2015. Next. So, bali po ito na yung PNS MRL for mango na 2021 version. So, bali pakita ko lang muna yung nilalaman niya ng mga MRL. So, ito ay nasa page 3 na. So, bali ang in comparison po dun sa 2015 version. So, sa 2015 version ng PNS MRL for mango, merong 25 AIs, no? Total. So sa 2021 version po, meron na po siyang 49 AIs. So the first batch okay. Saan na siya? So meron siyang 49. So yung changes naman po dun sa PNS MRL sa 2021 version include po yung delisting ng sana siya, yung pentayon po. So eto siya. Nawala na po siya dun sa 2021 version. And yung inclusion naman ng additional 25 new active ingredients
with corresponding MRLs, and then yung lowering ng azoxystrobin. So yung sa 2015 version po, yung azoxystrobin ay ang kanyang MRL value is 1. Sa 2021 version po, bumaba na po siya sa 0.2. Base na rin po yun doon sa bago nilang assessment doon sa mga data na pinroduce yung sinamit po ng registrant company. Okay. So, punta na po tayo dito sa Codex MRL. Bali po, sila nabanggit ko kanina, yung meron tayong internationally accepted standard for food standard on MRLs. So, si FAO Codex Alimentarius po, is a collection of internationally recognized standards, code of practices, and guidelines relating to food safety, quality, and fairness. It is jointly produced by the Food and Agriculture Organization and the World Health Organization of the United Nations and serves as a reference point for the governments, food industries, consumers, and international food trade. The regulation of the Codex refers to food hygiene and quality. It covers all basic food types like raw, semi-processed, and processed that are intended for distribution to consumers, and its main goal is to protect consumers' health and ensure the fair practices are followed in the food trade. So yung Codex po in, is from the Latin word, ang ibig sabihin po ay food law or food code. So marami po kayo makikita dun sa website ng Codex po na mga, hindi lang po sa MR, about MRs, pati mga guidelines, no, pwede nating magagamit lalo sa ating, when it comes to food safety and quality ng produkto. So yung purpose ng Codex Alimentarius, sinabi ko nga po, is to protect consumer health and economic interest and to secure fair trade practices in the food industry. So yung si Codex Alimentarius Commission, bali siya yung decision-making body authorized by FAO involved in formulating legal and regulatory framework. So sila yung nagsiset ng standards on the level of pesticide residues in foods and feeds. Ang importante po dito kasi mahirap po kasi mag-establish ng MRL, magastos po talaga siya. So kung tatanungin nyo sa price, eh, nasa million po yata ang ginagastos nila dito para makipag-establish ng MRL. So yung mga developing countries pa na wala pa pong sariling MRL, ang default MRL po nang ginagamit usually nila ay ang Codex MRL. So si Codex Alimentarius Commission din po ay nag-harmonize ng mga RL settings, rules, and processes. And yung si Codex Committee and on Pesticide Residues and yung JMPR, yung Joint FAO-WHO Meeting on Pesticide Residues, sila po yung independent, two independent bodies ng Codex. So bali si CCPR is yung risk manager. Siya po yung risk manager. So regularly, nagko-conduct sila ng meetings, no? Kasi marami talagang mga member na gustong yung mga MRLs na develop or na establish nila, gusto nilang ipa-evaluate at mapasama sa Codex. So sila po ang nagko-conduct ng mga intergovernmental meetings. While naman po si JMPR, siya po yung tinatawag na risk assessor. So sila ay independent scientific advisory body. Sila po more on the evaluation kung ano po yung nire-recommend ni CCPR base doon sa kanilang napag-usapan sa meeting. And then ang JMPR or WHO FAO, so si JMPR po composed of WHO and FAO body. So si WHO, sila po yung nagre-review ng pesticide toxicology data. No, yung gagamitin natin po para maka-establish po tayo ng MRL. And then yung FAO naman po, reviews pesticide gap and residue chemistry data. So sila naman po ang doon yung mga kung nag-follow doon sa gap, ano po yung makukuha nating residue. Ayun po yung gagamitin na sa evaluation. So they conduct scientific evaluation of pesticide residues, provide advice on the acceptable levels of pesticide residues in food, and recommend acceptable level of concentration, kung ano pong MRL na po talaga yung i-adapt nila based on the toxicological assessment and review of residue data. Based naman ito sa supervised trials or yung field trial data. Bali, ito pong slide ay pinapakita lang po dito yung
website ng Codex kung saan po na pwede ko nyo ma-access or mag-check po kung anong mga specific MRLs, no? Kung meron po kayong interested na pesticide compound, pwede nyo pong i-search dito kung ano pong Codex MRL nito. Kung wala pong na-establish na local MRLs or national MRLs. So yan po, yan lang sa search bot, mag-input ka lang po ng pesticide name or kung commodity name, pwede rin po doon siyang i-check. Kung ang interest niyo po yung about the ano po mga MRLs for example for mango or for other commodities, so input niyo lang po yung name ng commodity and then ibibigay niyo na po yung mga list ng pesticide MRLs. Like for example, kung ang interest niyo po about chlorpyrifos pesticides, so makikita po dito sa website nila, sa database nila, yung mga commodity na merong corresponding MRLs for chlorpyrifos. Like for example, sa carrot po, allowed siyang, sa carrots po ay merong allowed na 0.1 ppm. And then for other products, pwede din po doon sa meat products, makikita din po dito na allowed pong level for chlorpyrifos in cattle meat is 1 ppm. So iba-iba po talaga ang MRLs na may establish. As per, depende po yun sa commodity. And then po dun sa, of course, dun sa pesticide use pattern. So yan doon, nakikita din po yung residue definition dyan. Kung meron bang kasamang metabolites doon na yung kukonsider or yung mother compound lang yung kukonsider para dun sa residue definition ng pesticides. And dito naman po, dito sa website ng FPA, so makikita din po dito kung ano po yung mga list of registered agricultural pesticide. So kung i-click po natin, for example, yung about sa mango, makikita, mahahanap po natin dun sa kanilang database kung ano-ano po yung mga registered pesticide for mango. Like for example, ang kung search po natin about dun sa pesticide to control, no, yung Cecid fly. So pag sinerche po doon sa Cecid fly, lalabas po kung ano yung mga registered pesticide. No, meron po siyang total na sa likod na ata. Next. Okay. For the registered pesticide for mango, no, as per FSA, FPA current database, so there are a total of 280 registered active ingredients for mango were registered. And for the total registered pesticide product, meron pong 1,690. So, ibig sabihin, iba-ibang brand name po ang makikita nyo doon sa website nila for the 280. So, same, different brand name pero makikita nyo same active ingredient. So, kaya ganun po kadami, no, yung products. Then, for the number of active ingredient for Cecid fly or fruit fly, meron pong nakaregistered na 12 active ingredients. These are lambda cyhalothrin, thiamethoxam, abamectin, cyantraniloprol, clothianidin, etopenprox, bifenthrin, imidacloprid, niclosamide, ethanol amine salt, spiromesifen, trisuloxin, alkoxylate, and allyletoxylate. So yun po ang mga nasa for Cecid fly. So dapat nga po dito, maisip natin dito na dapat iba-iba yung mode of action para nga maiwasan yung resistance. So na-explain po yung kanina ng maayos po do sa presentation kanina na talaga ang dapat susundin natin is mode of action. Hindi po yung pagpapalit lang ng mga active ingredients. So sa for this active ingredient, meron pong total na 47 brand name. So pwede nyo pong i-search dito sa website na ito ng FPA. Next. Okay, balil dito lang po, pinapakita lang dito yung importance ng pag-follow nung sa pesticide label, especially po yung sa pagsunod natin dun sa pre-harvest interval. Like for example, kung kayo po ay nagtanim at ang target harvest time nyo ika-23rd day na po ng buwan na iyon,
And then nakita nyo merong infestation. So you can follow yung PHI para hindi ho tamaan yung kung kasi depende po dun sa mga pesticide na ginagamit. Iba-iba po ang PHI, no? Dun sa label na makikita. Merong 0 days, 7, 14, may umabot po ng 40 days. Ay sa tingin ko meron akong naalala dito sa ano dito sa Cecid fly, may 40 days po dito na PHI. So napakahaba po. So ibig sabihin ho, hindi ho nyo pwedeng gamitin weekly. Dapat after 40 days pa ho kayo ulit kayo gagamit noon. So sa example natin dito, so ika-23 days po yung harvest niya. So pwede tayong gumamit ng PHI lower than dun sa number of days before yung harvest time. So kung 14 days po yung PHI po, ay acceptable po siya. No, so kasi kung pinag-harvest ka na po din sa ika-23, ibig sabihin yung level of residue is safe pa po, nasa safe level po yung residue. And then kung nagkaroon po ng reoccurrence o nagkaroon po ng hindi po meron pang panibago kayong problema na ano sa mga insekto, so pwede po kayong gumamit po ng mas lower na PHI po. Kung same naman po yung gagamitin niyo na mode of action siguro or same insecticide po siya. Insecticide din po ang gagamitin nyo. So, dapat mo mas lower na PHI po ang gamitin nyo kung mag-harvest pa rin kayo sa ika-23 days. Meron po mga PHI, sabi ko na, may 0 days or mas lower sa 14 days na pwede pong magamit. Para lang po din natin maiwasan yung mataas na residue, yung accumulation ng mataas na residue dun sa ating mga produce. Okay, bali dito na po sa presentation na ito, yung food safety standard po ng ating trade partner, especially for mango. Bali, nag-search po ako dito sa Japan Emerald Database. So, pwede yung accessible naman siya in English language kasi nako-convert naman siya from Japanese to English. So, kung interesado kayong malakita kung ano po yung mga MRLs for mango in Japan for the Japan MRL. So, you can click po, no, yung sa food types and then click mo yung M for mango and then ibibigay niya po yung food types, no, under M, no. So we have mango, so nasa list naman yung mango. So you click the mango and then you can see the list of MRLs for mango. Ay, hindi ko na nasama yung slide ng ano. So in total po meron po tayong for mango, so meron po tayong total pesticide MRLs registered for mango for Japan is 234 active ingredients po. So marami po actually talaga sila, kung titignan, makikita nyo po, mas marami po silang registered pesticide kaysa po sa atin. And then for the Japan positive list po, ito pinapakita lang po dito, kung meron po dun sa list nila na walang corresponding MRL. So ang default MRL po na ifa-follow is 0.01 milligram per kilogram. So yun na po yung lowest MRL. But for mango sa atin kasi dito ay ang limit of quantification ko is lower than this. So para lang po may assurance na kung meron pong detection ng non-registered pesticide ay kung sakali lang po nagkaroon ng detection. So hindi po umabot dun sa 0.01 level. So here is the example, the process flow for the determining compliance in case of mango. So normally we require 5 kilogram sample for our mango export for mango. So the samples is regularly collect or I mean ang nagko-collect for us, nagsa-sampling for us ng mango is ang plant quarantine officer, no, yung ating mango for export. So we required 5 kilogram samples and this is brought to the laboratory for analysis. So kung wala after the yung ma-check po, then yung resulta po doon is compliant to Japan MRL, then we will issue an issuance of a certificate of analysis. Kung mataas po siya doon sa LOQ, which is nga sinasabi ko, 0.005 ppm, kung mas mataas po doon ang naging resulta, usually nire-reject po ito. No? Kasi nga,
para lang tayo mayroong assurance na hindi tayo magkakaroon ng detection dun sa Japan. So it's up to the exporter din po kung ang meron pong 0.01 na detection sa kanila, nasa discretion na rin po ng exporter kung itutuloy din po nila yung pag-export ng mango. So monitoring of produce on the level of residue for compliance with food safety. So the samples are received here in the laboratory submitted by the exporters or collected ng aming mga food safety officers at registered farms, collected for GAP certification, collected at markets, supermarkets, farms and trading posts, or samples submitted by the plant quarantine officer. Ito po yung mga imported commodities. And then analysis is conducted at PPSSD laboratories. Then we check for the compliance ng mga produce. And then kung wala na pong naging problema, we issue a certificate of analysis. See, and this is, I think, the last slide for my presentations, the overall importance of peasant residue, inspection of export and import on crops. So this addresses the food safety and economic issue regarding nga po yung mga entry ng ating mga imported crops. It also creates yung mga inspection na kinakandak natin, creates an awareness on the part ng local farmers and producers para malaman din nila, no, yung lalo na sa at the farm level, yung mga residues po na ginagamit nila, kung meron pong mataas na detection or baka mamaya gumagamit sila ng mga unregistered na mga pesticides. So it's also increases an awareness on the importance ng safe usage ng mga pesticides. So dun sa ating mga resulta ng ating mga local monitoring, so pinapadalan din po yung mga LGUs ng mga resulta, ng mga samples na kinolekta dun sa area of jurisdiction ng ating mga local government units. And this awareness may lead to all for our export commodities na po ito, para maiwasan po yung ma-reject yung ating mga export crops. No, kailangan po i-follow po natin talaga yung mga food safety standards ng both ng Philippines and dun sa ating trade partner. So I think that's the last. Thank you very much for listening. Thank you po, Doc Conde, sa inyong presentation. Okay. So, mga katanungan po yung mga participants, yung pan-contact na lang po dito sa mga email addresses nila and contact number, if ever may mga katanungan po. So, diretso na po tayo sa awardee, Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry. Certificate of Appreciation is proudly given to Samuel L. Fontanilla and Dr. Sonny B. Conde. In grateful acknowledgement and sincere appreciation for having served as technical resource speaker during the conduct of Mango Cecid Procontarinia frugivora management on May 31, 2023 via Zoom at Facebook Live with BPI official Facebook page, given this 31st day of May 2023, signed by our BPI Director, Gerald Lynn F. Panganiban. So thank you very much, Sir Doc, for your effort and time. Thank you po. Maraming salamat. Thank you very much din po. Maraming salamat. So next speaker, our last speaker for this afternoon, siya po ay si Ma'am Maribel M. Querijero. Ang kanya pong topic ay proper handling and use of pesticides for mango and FPA-registered pesticides for mango. So, pag-gift introduction na po kay Ma'am Maribel, siya po ay nagtapos ng DS Agriculture Horticulture Plant Breeding sa UPLB at with MS Agriculture Agronomy SIGTECH sa De La Salle Araneta University. And kasalukuyan siyang hepe ng FPA Regional Field Unit NCR and Rizal at Officer in Charge of the FPA Pesticide Regulations Division. And naging section chief din po siya sa Fertilizer and Pesticide Authority Fertilizer Regulations Division ng 6 na taon and nagtrabaho din po siya dito sa Bureau of Plant Industry for 21 years and naging tagapagsalita din po siya sa mga local and international training sa biotechnology, good agricultural practices or
PhilGAP, Horticulture and Seed Technology. So please help me welcome our last speaker for this afternoon, Ma'am Maribel Querijero. Good afternoon, Ma'am. Hello, good afternoon. You can finish the presentation. Mag-share na po ako. Ay, private na po. Hello? Naririnig po ako? Yes. Yes po, ma'am. Rinig po tayo. Share ko po yung aking presentation. Okay naman. Makikita siya. Not yet po, ma'am. Okay na po. Nakikita na po. Hello, good afternoon. Good afternoon, ma'am. So, okay po, naririnig. Kita na po yung aking naka-share. Wala pa po sa presentation. Sandali po, ma'am. Naka-share na po? Hindi pa po, ma'am. Pwede po pa-stop share po muna. Tapos, balik. Ay, yun. Pinabas na po. Hello? Meron. Okay po, ma'am. Ibalik niya po. Para nakita na po, ma'am. Meron na? Nakikita niyo na? Hindi pa po, ma'am. Okay, sandali. Okay, sandali. Yan po. Yan po, ma'am. Okay. Okay na po yung share slides ko. Hello. So, hello, good afternoon. If yun niya po muna, ma'am. Slide thing. Dali po. Dito po sa lower right part po. F5. Ha? Yan na? Kita na? F5? Yes, ma'am. Okay po. Okay na po. Kita na po. Okay. Sorry. So, hello, good afternoon. So yung na-assign po na topic sa amin is safe handling and storage of pesticide and then yung mga pesticides for cecid fly. So to give you an introduction po. So kami po ay sa Fertilizer and Pesticide Authority. So yung vision po namin, improve quality of life for all Filipinos through increased farm incomes, productivity and food production using safe and appropriate fertilizer and pesticide input. So ang FPA po yon, as the name implies, ang hinahandle po namin is more on regulation ng fertilizer and pesticide and other agricultural chemicals na use na ginagamit po natin sa crop production. So our mandate, assuring the agricultural sector of adequate supplies of fertilizer and pesticide
at reasonable prices, rationalizing the manufacture and marketing of fertilizer, protecting the public from the risk inherent in the use of pesticides, and educating the agricultural sector in the use of these inputs. Sandali po, Ms. Sandali po, Ms. Ayan, sorry. So, ang FPA po, binubuo po kami ng Board of Directors na ang chair po ng Board of Directors ay ang ating Secretary ng Department of Agriculture, and then meron kaming Office of the Executive Director and five divisions, Finance and Admin, Planning, Laboratory, Fertilizer Regulations Division, Pesticide Regulations Division, and Field Unit. So, almost sa buong Pilipinas, meron po tayong regional units na nag-handle sa regulation ng fertilizer and pesticide. So, FPA's Strategic Trust, Fertilizer and Pesticide Regulation, Education and Product Stewardship, Harmonizing with International Standards on Labeling and Good Governance. So, kanina, nagbigay ng definition si Doc Sunny about what is pesticide or what are pesticides. As per PD 1144, ito po yung batas na nag-govern or nag-create sa FPA, ang pesticide is defined as any substance or product or mixture thereof, including active ingredients, adjuvants, and pesticide formulations intended to control, destroy, repel, or mitigate directly or indirectly any pest, including insecticide, fungicide, bactericide, nematicide, herbicide, molluscicide, avicide, rodenticide, meron din tayong plant regulator, defoliant, and the like. So, pwede silang maging pesticide. So, why are pesticides used? Pesticides are used to help protect the fruits, vegetables, and grains from pests such as insects, weeds, diseases, and others. Pesticides help our farmers produce more food and reduce food waste. So, what is the importance of safe handling of pesticides? So, as mango growers, gumagamit talaga tayo ng mga pesticide to control pests, lalo na yung mga insect pests. So, pesticides are formulated to be toxic. So, hindi po siya gamot. Ang pesticide po ay lason. So, pesticides help our farmers produce more food and reduce food waste. However, pesticides can be dangerous if they are misused and handled wrongly and exposing oneself and the environment to the unwanted effects. So how to handle and apply pesticides safely? So ito po yung isa din sa mga mandates ng FPA na i-protect yung human and the environment. Yung human, yung kumakain ng ating mga pinuproduce, ng ating crops, or mga harvest. And then we also want to protect yung nag-a-apply ng pesticides and also the environment. So we have five golden rules on safe use of pesticides. So ano po tong five golden rules na dapat nating tandaan bilang mga gumagamit ng pesticide sa pagtatanim or in growing our crops. So exercise caution at all times. So dapat maging alam natin ano yung nandun sa label. Yan. Kasi nga sabi natin toxic siya. So dapat alam natin ano bang meron tong hinahandle natin na pesticide o ginagamit natin na pesticide. Yan. Paano mag-a-apply? Yan. Rice field to. So yung dapat itong
amis ng pesticide na ating ina-apply, hindi siya ma-absorb, mapupunta dun sa nag-a-apply. Ito siya, reducing the risk na pumunta dun sa applicator or dun sa nag-spray yung pesticide na kanyang ginagamit. So when mixing pesticide, do not use our hands. Kasi pag nasa field na tayo, di ba, walang mga panghalo or nagmamadali. Parang ang tingin natin, buti pa, i-mix natin to using our bare hands. So it's a no-no in mixing our pesticides. So while mixing and measuring, never use hands as scoops. Minsan may powder tayo na pesticide. So never use yung bare hands natin na kukuha tayo ng mga pesticide na ating gagamitin. Or kung liquid naman siya at mag-mix tayo or i-mix natin yung ating solid sa liquid, never dip hands and arms into liquid while stirring. Bakit kaya? So while mixing and measuring, we have to use suitable equipment for measuring and mixing. Tandaan po natin yan palagi. Mixing accessories na kailangan natin kung tayo ay nasa field na or mag-a-apply tayo ng ating mga pesticides, kailangan po meron tayong scoops, measuring cups, plastic buckets, steel drums, steel cans, or sticks, or paddle na yun yung gagamitin natin pag halo ng ating mga pesticide. Tapos, syempre, dun sa mga dosage niya, mini-measure din po natin yan. So yan, usually yung takip mismo nung pesticide, kung liquid siya, yun ang measuring device na ginagamit natin as farmers sa ating field pag nagtitimpla tayo ng mga pesticide. So ito, while mixing, use suitable protective... Yes, ma'am? Hindi, ma'am. Mabugas lang ako. So ito, while mixing, use suitable protective clothing. So yan. Sabay ko na. Use proper PPE. Proper measuring instrument, preferably graduated measuring device. Do not use bottle cap. Kung yung kanina bottle cap, pero usually may mga pesticide na liquid na designed na siya to measure. Remember, risk of dermal exposure is highest during mixing. So dermal exposure sa pesticide ang atin ding iniiwasan. So ito, a no-no when spraying, yung papunta sa'yo yung mist, maaamoy mo siya, tapos wala siyang mga PPEs, yung ating applicator. And then ito, okay siya kasi yan, naka-mask siya, naka-long sleeves, may gloves, and then yung kanyang spraying, hindi papunta sa kanya yung mist. So... when spraying, wear protective clothing. So ito talaga yung isa sa mga dapat gawin ng mga farmers. Isa sa mga product stewardship din na tinitingnan ng mga may-ari ng mga pesticide products. Ini-inform din nila yung mga gumagamit ng kanilang mga pesticide na kailangan. Meron siyang mask, may goggles kung kailangan. Na yan, may goggles siya, naka-wide brim hat or naka-hat siya para ma-protect yung kanyang contamination or dun sa kanyang hair or ulo. And then yon, long sleeve shirt, meron siyang long pants, kailangan naka-boots din siya. And complete ang kanyang PPE. So number two, you have to read and understand the label. So kung gagamit tayo ng pesticides, napaka-importante po na alam natin kung anong meron itong pesticide na gagamitin natin. Bakit
mahalaga na alam natin yung nasa label. Sa FPA po, isa sa mga ginagawa sa product registration ay ang tingnan yung pesticide or product label na sinasubmit ng ating mga registrants. So chine-check po siya. Why? What is a label? The label is the information printed on or attached to the pesticide container. To the manufacturer or distributor, the label is a permit to sell. To the government, the label is a way to control the distribution, storage, sale, use, and disposal of the product. To the buyer or user, the label is a source of information on how to use the product correctly and legally. To physicians, the label is a source of information on proper treatment for poison cases. Kasi dun po sa label, naroon yung active ingredient niya. So, doon makikita nung mga physicians in case nagkaroon ng poisoning, pesticide poisoning, mahalaga po yung label. Yung information na andun sa mga label. So it's sa atin po sa mga labels or sa pesticide product, nakakaroon din po tayo ng mga category and signal. Meron tayong apat na categories, category 1, category 2, category 3, category 4, and then based on the category, meron siyang color band na nire-require. So if red, category 1 siya. So ang acute oral dose ng LD50 na ferrat ang ginamit, ang solid is 50 or less. Sa liquid, 200 or less. For acute dermal LD50 at milligrams per kilo body weight, kung solid yung pesticide, 100 or less. And then kung liquid is 400 or less. So sa category 2, pag nakita nyo, yellow band yun, 51 to 500 ang acute oral dose. And 201 to 2,000 kung liquid. And then dermal, acute dermal is 101 to 1,000. And for liquid is 401 to 4,000. Category 3, blue, 501 to 2,000, then 2,001 to 3,000, then over 1,000, and then over 4,000 sa dermal acute. For category 4, so green siya, ang color band is green. Acute oral dose is over 2,000 for solid, and for liquid, it's over 3,000. So for acute dermal, LD50 sa body weight, hindi siya applicable for both solid and liquid. So ito pong red, ito po ay wala na tayo, banned siya. So yellow, restricted siya. So usually plantations lang ang gumagamit nito. And then ang makikita natin sa market is more on yung category 3. Meron tayong category 3 and category 4 sa pesticides. Ito po yung isang example kung ano yung makikita natin sa label. Meron siyang precautions or babala. First aid kasi nga in case na magkaroon ng pesticide poisoning. So ito yung reference naman. Paano i-treat ang poisoning, pesticide poisoning. Then storage and disposal, nakalagay din siya dyan. Then note to physician. And then in case of emergency, meron din tayong contact ng National Poison Management and Control System. So ito pa yung mga, ito yung mga nire-require, keep out of reach of children, tapos anong type siya ng pesticide. Then ito yung MOA na sinasabi kanina, yung mode of action. For ito yung active ingredient na sa cistrobin and difenoconazole. Ito yung dalawa ang active ingredients niya. Tapos anong groupings niya. So ang mode of action niya is 11 plus 3. Tapos isa siyang fungicide. Tapos ito yung crops. Kung saan siya pwede, makikita niyo sa label. So sa mango, pwede siya. For anthracnose, scab, stem and rot. And then meron siyang anong dosage yung pwedeng gamitin. So yan, dapat yung mga product na makikita natin or bibili natin,
Naka-fill up po ito na yung FPA registration number, ina-assign po yan ni FPA, tapos yung lot and batch number, nilalagay po yan ng product registrant, yung formulation date, lalagay din po yan ni product registrant, and expiration date. So ito po yung mga pictograms na makikita din natin sa label. So another note, before application, read, understand, and follow the label directions. Hindi po manggatong example ko dito. So ito po yung example ng label. Kanina nga, follow the label directions. So yan, makikita natin yung brand name, formulation type, 70 wettable powder sa molluscicide po. Sorry, hindi manggatong example ko. And then yung active ingredients niya, yan, niclosamide, ethanolamine salt, ang kanyang active ingredient. Then, so old label po to, kaya wala siyang mode of action. So sabi nga kanina ni Dr. Cecil at saka ni Dr. Sunny, ang mas importante na malaman natin ay kung ano yung mode of action ng pesticide na ginagamit natin. So another example, anong makikita sa label, yung type of crop, pest, target pest, ano yung dosage, yung rate, and then may PHI din na makikita sa mga labels. So use the recommended dosage and follow proper timing and interval of application. So makikita rin po ito sa label ng isang product kung yung timing, proper timing, and interval of application. So mahalaga po na yung farmers, alam nila kailan. Hindi po basta apply ng apply. Meron po itong proper timing and interval to apply. Kasi nga, lalo na yung ating, yung sa PHI, bago i-harvest yung ating mga produce. So napakahalaga po yon yung hanggang kailan lang tayo dapat nag-a-apply ng pesticide. So ito, yung pre-harvest interval or PHI, nakikita din po ito sa label. So is the number of days between the last pesticide application and harvest. So ito po napakahalaga kasi kanina nga, isa din itong magiging contributor dun sa MRL ng isang pesticide sa isang product. So strictly follow the PHI instructions on the pesticide label. Do not apply at shorter intervals than the indicated PHI. So kanina na-discuss ni Dr. Tony, what is MRL or maximum residue limit? It is the maximum level of residue that is legally allowed in the produce at the time of harvest. The key determinants of how much residue is detected are the dosage, number of applications, and PHI. If you spray closer to the harvest than the prescribed PHI, you run the risk of exceeding the MRL. So, another thing that we should do when we use pesticide, practice good personal hygiene. So wash contaminated skin with soap and water. Remove immediately contaminated clothing and wash. So, after application, be sure to take a bath after work. So, take a bath immediately after work and then take care and maintain your application equipment. Kasi ito, pwede rin siyang maging source ng ating pag-leak ng ating mga equipment, tapos pwede siyang mapunta sa atin sa nag-a-apply sa applicator. So, what are the methods of crop protection product application? So, pwede siyang through knapsack sprayer, controlled droplet applicator, granule application, power pressure sprayers, aerial application, yung ngayon, meron tayong drone, may airplane, yung unmanned aerial vehicle, meron ding tree injection, may ganung method, and then meron ding through fumigation.
Pero sa mangga, more on yung nag-spray tayo nung, more on spraying yung hanggang taas nung mangga. And i-spray natin siya, yung pesticides. And then sa... So another thing, you have to thoroughly wash all the mixing equipment after use. Check sprayers for defects. Whatever repair is necessary should be done. One possible defect is clogged nozzle. So never blow into the clogged nozzle. Andun po yung pesticide. So number five, wear appropriate personal protective equipment or PPEs. Ano ba to? Bakit kailangan yung PPEs? Because our different body parts vary in their ability to absorb pesticides. Yung ating scalp, 32% ang kanyang absorption capacity. For sa pesticide, ear canal, laki, 40%. Sa abdomen, 18%. Ito, genital area, ito yung most susceptible sa mga pesticide na pwedeng pumaa. Ito yung point of entry, pinakamalaki na point of entry ng pesticide sa ating katawan, yung genital area, ball of foot, kaya kailangan mag-boots, or then back of hand, 21%, palm, 12%, forearm, 9%, armpit, 64%, and yon, forehead, 36%. So, kaya yun ang kailangan natin na magsuot ng PPEs kung nag-apply tayo ng pesticides. So ito, yung cap, hat, long sleeve, our masks, dapat naka-mask, jeans, gloves. So ito yung proper way na isuot yung ating gloves para hindi maka-enter yung pesticide kapag tayo ay nag-a-apply. So yung boots, importante din siya. So ito, hindi siya dapat yung magiging nadudulas. So avoid pesticide exposure with protective clothing. So yun yung importance ng paggamit ng protective clothing. So routes of entry ng pesticide, pwede siya through skin. So yung dermal. Actually po, pag may pesticide product registration, isa sa mga tinitingnan yung mga routes of entry ng pesticide. So sa skin, pwede siya sa palm, 90%, 97% of all body exposure during spraying is by skin contact. So yung palm natin. So another is through inhalation sa lungs. Inhalation exposure can occur when using wettable powders. Meron siya kasing dust, gases, or vapors, sprays. While mixing and loading, during application, so pwede natin siyang ma-inhale. Sa eyes, so pwede rin siya through our eyes, papasok yung pesticide. So eyes are able to absorb surprisingly large amounts of chemicals, kaya kailangan din natin pinoprotect yung eye through the use of goggles. So, oral. So, through the mouth. So, you have to wash your hands before eating, drinking, smoking, or going to the bathroom at breaks. So, yan. Wash your hands. Kasi yan yung isang routes of entry pa rin ng ating pesticide. So, measuring toxicity of pesticide, meron siyang acute toxicity and chronic poisoning. So, kung acute ang toxicity niya, it refers to the effects from a single exposure or repeated exposure over a short time. It can be deadly even in a small amount of absorption. Yun namang chronic poisoning, it refers to the effects of long-term or repeated lower level of exposure to toxic substance. The effect do not appear immediately after first exposure and may take years to produce signs and symptoms. So ito yung na-mention kanina,
MOA labeling or mode of action labeling, which provides a clear and simple method information to inform pesticide retailers and users of the type of pesticide and its mode of action group. So ngayon po, nire-require na to sa label ng ating mga pesticide products. Dati po, walang, ang mga labels, hindi siya nire-require. Ngayon po, meron ng kailangan lagay na yung mode of action ng isang pesticide kasi nga para hindi rin ma-develop nga yung mga resistance na palagi akala nyo ito yung active ingredient, ganyan-ganyan. So, mas mahalaga yung mode of action na ginagawa ng isang pesticide, kagaya natin. Yung isang example, pwede siyang a specific mode of action will target a specific part or function of an insect. So, through feeding, respiration, sa respiratory, function, digestive or sa reproduction. So, pwede siya sa nerve, growth, or development yung molting. Kasi kanina nga, yung may na-mention sa Cecid fly, excretory, at saka nerve and energy muscle. So, ito yung Insect Resistance Action Committee. So, nerve and muscle target. So, marami siya. Hindi ko na po enumerate. So, meron din siyang sa respiration targets, mid-gut targets, growth development targets, yung kanina sa picture na naunod ko na previous. So, ito yung makikita natin sa label. For example, cypermethrin yung active ingredient, tas anong group, mode of action, 3A. So, may mga certain, ano kung ano yung 3A. Ano siya, anong action ang ginagawa niya. So, kung insecticide siya, sa mode of action ng 3A. And then, kung siya ay fungicide, dimetomorph or plasmancocept, so dalawa yung active ingredient niya, so dalawa yung mode of action, yung number 40 at saka M03, so as fungicide. So, mamaya, ipakita ko po sa inyo siya. So, ito yung single product with one active ingredient, pwedeng 28 and insecticide, pwedeng premix, pwedeng group 3 insecticide, and then group 4 insecticide. Punta naman po tayo muna sa tips on effective use of pesticides. Kailangan malaman din natin kailan siya most effective yung ating pesticides. So, yung na-mention nga, parang na-lecture kanina ni Doc, that says, know your biological problem. Where the use of pesticide is considered necessary, the user must first identify the problem before the appropriate measure can be determined. So, paano mo siya malalaman? So, meron tayong specialists and technicians where you can consult. Sa ating pong mga LGUs, meron din tayong mga specialists and technicians who can help us kung meron tayong problem or a need na to know ano yung mga pesticides na kailangan natin. Baka naman hindi kailangan. So, meron tayong mga brochures and technical information. Then, yung mga store representatives, yung sa mga dealers, nagkaroon po din sila ng training about the pesticides, and usually po yung mismong mga sales agents ng mga different registrants ng pesticides, they conduct yung mga technical training on the use of their products. Then to select the correct product. Buy the product at the right source and right condition. So ang isa naming pinopromote ni FPA kasi ang function nga namin yung sa regulation is licensing and registration of pesticides. So, bumili po tayo dun sa mga lisensyado, licensed handlers, dealers, distributors, and dapat yung product is active, yung kanyang product registration. Tsaka yung label nga po, makikita naman doon yung kanyang mga expiry date, formulation date, as shown kanina. So, safe handling during application. So, when applying pesticides in the field, never allow children or others who are untrained to apply pesticides. Do not spray pesticides against the wind. Yung kanina na photo nung nag-apply ng pesticide. Then, do not apply pesticides when it is likely to rain kasi mawawash lang yon
Doing so will just be a waste of time, effort, and money as the rain will wash away the pesticides. So, yun nga, proper timing. Tapos, alam natin kung anong meron dun sa condition kung mag-a-apply tayo ng pesticide. So, during application, never eat. So, ulitin-ulit natin, never eat during pesticide application. Never smoke while applying pesticides. Pour liquids carefully to avoid spillage. Use a funnel if necessary. Never stack up any liquid pesticide with a tube. Always handle dust and wettable or wettable powders carefully. Kasi yun nga, pupunta sa'yo yung dust. So lungs, pupunta siya sa lungs, inhalation of the dust. Do not fill sprayer to the full to avoid unnecessary spillage during application. Make sure that you are fit to work. So sa FPA po, pag nagla-license po, isa sa mga requirements, yung mga employees, lalo po sa plantations, hinihingan po sila ng occupational and safety certificate from the doctor. Nakakaroon po sila ng medical examination, annual medical examination to know na fit to work yung kanilang mga empleyado at hindi sila nag-iiba yung condition kasi yun nga, kasi yung exposure nila sa pesticide. So yearly, annually, meron silang medical exam na dapat isubmit sa FPA pag nag-renew sila ng kanilang mga licenses. So storage, keep storage under lock and key from reach of children. Kung marami po tayong pesticides na in-store, always make sure that pesticides are stored separately from foods and other feedstuffs. Do not store excess product into empty beverage or food containers. So sa waste disposal naman, all chemical waste must be disposed of in a safe manner and on no account must even small amounts of spillage be flushed into the surface of water, drainage system, or any water courses. Bawal po siya. Na basta natin itatapon yung ating mga natira na pesticides at saka dun sa container, dun sa mga sprayers ng ating container. Meron po siyang standard procedure paano natin siya i-wash at i-dispose. So yung malalaki po na sa plantations usually, marami po talaga yung empty containers nila. So meron tayong na-interview na pupuntahan na through incineration, may dinadalhan sila na isang company na meron mini-mix cement company na ang empty container is dumadaan sa incineration. I don't know if it's still dito sa atin. Limited lang siya. Hindi siya ganung, 'di ba? Hindi naman siya talaga inaallow sa incineration. So, it is the preferred method. It is effective and safe kasi yung temperature required is higher than 1000 degrees centigrade. So, talagang na-decompose, na-degrade yung ating mga pesticides kung i-incinerate siya. And then to, yung burial, so binabaon natin yung mga empty containers. So less satisfactory and can be used only for small quantities and should be supervised by authorities. Alam ko dito sa GAP, sa Good Agriculture Practices, so may nire-recommend sila how to dispose yung kanilang mga empty containers na hindi siya makakakontaminate sa mga bodies of water or sa environment. So ito yung isang how to dispose by burial ng mga empty containers. Dapat 18 inches or 50 centimeters siya ang lalim niya and away from waterways and water supplies. Then dapat yung ating empty containers, nire-rinse siya, di ba yung pre-rinse na system? Then rinsing should be absorbed by sawdust and buried in a landfill away from water supply. So para rin hindi siya makontaminate sa ating water supply. So usually, ang sagap, di ba, pinapa, in case nag-wash ka rin
nung sprayer mo i-dilig. I-ano muli siya doon sa yung mga sa yung plot or sa yung area. Rinse metal and gas container should be rendered unusable. Metal containers you should puncture and crush para hindi na siya nga ma-reuse. Glass containers break into pieces and bury in a landfill away from water supplies kung meron tayong glass containers. And then kung paper and cardboard, including plastics, burn in an open space away from residential areas. Kaya lang, ang ano naman natin dito, yung sa Clean Air Act. Oops. So yung pictograms naman sa labels, yung nakita natin kanina. So yan, sa label, makikita natin, tago ang pamatay peste sa lugar ng kandado, may mga ganyan. Magsuot ng boots, magsuot ng pantakip sa mata or goggles, magsuot ng mascara or mask, magsuot ng respirator kung kailangan, kung medyo mas toxic, mas ano yung gas ng pesticide, yan, respirator. Gumamit ng protection sa kamay tulad ng guantes, yung gloves. Habang nagtitimpla ng mga pulbos, dapat mag-ingat sa pag, yan, malayo ka, may gloves, then how to mix it. Habang nagtitimpla ng likido, ganito siya dapat, ang gagawin. Then habang nag-i-spray, so away dun sa nag-i-spray yung mist, maghugas pagkatapos gumamit ng pamatay peste. Huwag mag-i-spray o magtapo ng pamatay peste sa mga lawa at ilog. So may ganang pictograms. Huwag mag-i-spray ng pamatay peste sa mga lugar na kinaroroonan ng mga alagang hayop at ito. Huwag maninigarilyo habang gumagamit ng pamatay peste. So yun yung mga pictograms na pwede natin din makita. So dito naman tayo sa mga pesticides na registered for use in mango. So yung pesticides po na to na nilist namin ay for approved po siya or registered siya for Cecid fly sa mangga or sa Cecid fly. So abamectin, so yung mode of action niya, number 6, at yung ibig sabihin niya, nerve and mast cell action dun sa insect. Meron din namang dalawang active ingredients niya, abamectin plus aspiromesifin. So 6 sa abamectin ang mode of action, then plus 23. So, yung 6, nerve and muscle action. Tapos yung number 23, growth inhibitor, si spiromesifin, pen. Then ito, bifenthrin plus imidacloprid. So, 3A, yung unang active ingredient. Yung second active ingredient is 4A. So, yung 3A, nerve action, pare siya, 4A and 3A, nerve action din siya dun sa insect. Carbosulfan, 1A, ang mode of action. So, nerve action siya. Clothianidin, 4A, nerve action. Sayatraniliprol, 28, nerve and muscle action. Etofenprox, 3A, nerve action. Lambda-cyhalothrin plus thiamethoxam, 3A plus 4A. Kanito pala siya ni number 3. So, nerve action. Nerve action din yung 4A. Then triloxane alkoxylate plus allyl ethoxylate. So wala siyang at applicable yung kanyang mode of action. So ito po yung mga registered sa ating for mango na against Cecid fly. So yung mode of action na andyan. So ito yung kanyang active ingredient. So ito yung kanyang brand names. So sa isang active ingredient, pwede po siyang maraming brand names. Maraming brands. Pero parehas lang ang active ingredient niya. Gaya nito, ito, may dalawa siyang active ingredient, lambda-cyhalothrin and thiamethoxam. Pero ang daming brands kayong pagpipilian. So,
So, yun po. And then, same here. Ayan. May pest na siya, carbosulfan. So, ang brand name is Benefit 20SC. Tsaka yung Marshall 200SC. So, dalawang brand sa carbosulfan. So, Cecid, black borer, leafhopper, fruit fly, thrips, scale insects, seed borer. So, meron siyang dose rate. Ang kanyang dose rate is yan, 34 to 40 tablespoon per 100 liter of water. So, ang pHA niya, 14 days. The entry period pag nag-apply siya is 1 day pa. Hindi siya pwedeng pagka-spray, mag-enter ka na ng sa field or doon sa iyong mango plantation. Yan. Active ingredient, eto fenprox. So, yan siya. So, marami po siya. Bibigay ko sa inyong list na to. At makikita nyo po doon nga sa binigay kanina ni Doc Sunny, yung website ni FPA. Doon po sila lahat. So, more on Cecid fly po itong nilist namin. And then, yan. So, gusto ko din pong i-remind yung ating mga gumagamit ng pesticides na meron po tayong mga banned pesticides sa Philippines. So, ibig sabihin, dapat wala tayong nakikita nito sa market o sa farmer's field. Kasi banned na siya. So, bakit may nakikita tayo? Sabi nga, o bakit nagkaroon ng ganitong detection? Eh, banned na siya. So, ano po niya, sabi nga natin, smuggled. Na-smuggled yung, kasi nakapasok siya. Talagang bawal po pumasok dito yung, kasi nga, banned na siya. Kailangan po approved and registered with FPA yung mga pesticide na ginagamit. So, ano yung mga banned? Ito po siya. 1, naphthalpyurea, thiourea, and 2. So, noong 1989 pa siya. 2,4,5-T, 1989, aldrin, asinfosethyl, chlordane, chlordamiform, copper 3, acetoarsinite, or yung Paris green, DBCP, DDT, dieldrin, nitrophen, or organotin compounds, parathion ethyl, parathion methyl, 2, fluoroacetamide, stem 81, sodium fluoroacetate, strychnine, thallium sulfate, toxaphene or campechlor, triphenyltin. So ito po yung mga banned. So dapat wala tayong sa ating mga tindahan, and then syempre sana yung mga farmers ay wala nito, hindi gumagamit. Aside from band, meron din tayo restricted pesticides. So ito po, ano ba ibig sabihin ng restricted? Hindi po siya, ito yung category 3. So hindi po siya basta-basta mabibili sa mga tindahan din. Parang usually ang nakakagamit po ng restricted pesticides kung meron ng emergency. Naka-register naman po siya kay FPA, pero kailangan ng parang permit to purchase, lalo yung pag sa mga fumigant siya. And then, kailangan, usually yung mga plantations, sumusulat pa sa FPA, nagre-request na magamit yung isang restricted pesticide kasi merong disease outbreak or pest outbreak. Meron emergency. So, pentachlorophenol, PCP, aldicarb, carbon disulfide, carbon tetrachloride, chlorobenzylate, chloroform, deltamethrine, entropop, ethylformate, pyfronil, HCN generating materials, inorganic arsenicals or arsenic trioxide, lindane, methidathion, methylbromide, monocrotophos, paraquat, penamiphos, and phosphine generating compounds. So, yun po, restricted. So,
Meron naman po tayong registered na restricted pesticides, pero hindi po siya talaga basta-basta inaalam na gamit. Kailangan ng permit to use. So yun po, na-mention kanina ni Doc Sunny dun sa website po ng FPA, sa information resources, dun sa data, makikita natin yung list of registered agriculture pesticides. And then, mapifilter naman natin alin yung para sa mangga. Marami po tayong nakalist doon for mango, na lalo yung mga fungicides din po. So yun nga, sabi, when you gamble with safety, you bet your life. Kaya kailangan yung safety palagi, lalo sa paggamit ng pesticide sa ating pagtatabi. So yun po. Thank you very much for your attention. Thank you. Okay na ako, ma'am. Hello po, ma'am. Salamat po. Sa pasensya na po. Salamat. Maraming salamat po sa inyong presentation. So, ma'am, may mga marami pong nag-request ng mga participants po, if ever mga speakers na po natin ay makahingin po kami ng mga presentation niyo po. Tapos, isi-send po namin sa kanila, sa kanilang email. Yes, ma'am. Ah, okay po. So, my dear participants, so pumayag po yung ating mga speakers na bigyan po kayo ng presentation, PowerPoint presentation po. So, i-email na lang po namin sa inyo, and then by tomorrow or Friday, pag na-complete na po lahat ng mga attendance sheet and evaluation form, isi-send na po namin sa inyo yung e-certificate po sa inyong email. So, maraming salamat po. And of course, sa Facebook Live po natin, so isi-send din po namin sa inyo, sa inyong email. So, lahat po kayo, hopefully, nakapag evaluate na and nakapag-attendance na po sa ating link na na-send na din po kanina. So, maraming salamat po. So, now po, awarding of certificate po muna tayo. So, Department of Agriculture, Bureau of Land Industry. Certificate of Appreciation is proudly given to Dr. Maribel Querijero, in grateful acknowledgement and sincere appreciation for having served as technical resource speaker during the conduct of Mango Cecid Fly to Contarina Progevura Management on May 31, 2023 via Zoom and Instagram. That is 31st May 2023, signed by our PTA Director, General Glenn, Kip Pangalipan. So, since ito po ay webinar series, so asahin po inyo na meron pa po tayo mga another webinar. Kailan po? By July, tentative month, July. So, dalawa pong or tatlong webinar series po. So, iba-iba pong mga speakers ng ating panel para po sa management ng CCPI. So, lang po, group photo po muna tayo. Wala po si Ma'am Marvel kanina. Miss Madol, okay. So, lahat po ng participants, let me open your camera. Wait na po yung bahan. Okay, so, 1, 2, 3. Fine po. Then next po. 1, 2, 3 is fine. Next po. 1, 2, 3 is fine. And another book. 1, 2, 3 is fine po.
Okay, maraming salamat po sa ating lahat, sa ating mga participants, sa partners, academic researchers, friends, and other stakeholders. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Sana po sa next po natin na pagkikita sa July ay magsama-sama po ulit tayo sa ating susunod na webinar. So marami po po. Pa po tayong mga speakers na i-invite para po dito. So maraming salamat po. And thank you for our resource speakers, Ma'am Maribel, Doc Celia, Sir Sam, and Doc Sanchez. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. So our next speaker, si Bali si Sir Sunny na po muna. Asya na po ang class si Sir Sunny. Papatuloy lang po ni Sir Sunny yung... Yes po. Yes po, good afternoon po. Good afternoon po.